magandang hapon mga ka-Agway! Kumusta po kayong lahat? Ayan, andito na naman ako, Agway. Ready na ba kayo mga ka-Agway sa isang hapong puno ng kaalaman, kasiyahan at pa-premyong pangmalakasan? Agway ready na! Agway ready na! Ayan, palakpakan ko, Agway ready na kayo dahil siyempre Agway ready kayo palagi, ano? Kung nga po pala, ayon yung certified ka-Agway, EJ Ortiz! Magsasama-sama na naman tayo ngayong hapon. Welcome dito sa ating Gulay Ko, Sagot Mo, a Vegetable Pest Management Guide webinar. Hatid sa inyo ng katuwang ng mga magsasaka, ang Agway We Love Farmers! Palakpakan natin ang Agway Chemicals Corporation mga ka-Agway dahil bilang katuwang ng mga magsasaka, nice ng Agway Chemicals Corporation na mabigyan ng kaalaman ang mga bayani ng makabagong panahon. In the past weeks, mga ka-Agway, diba, kung natatandaan ninyo, ibinahagi namin sa inyo ang iba't ibang kaalaman tungkol sa mga tanim na mangga, saging at palayan. Ayan, diba, naalala nyo, nagsama-sama tayo sa mga webinars na yon. Ngayong hapon, ibabahagi naman namin sa inyo ang kaalaman sa ating mga gulay. Iba't ibang gulay, kung nakikita ninyo, ayan, nasa aking likuran. Diba, ang presko tingnan. Grabe, nakakatakam kainin. Nai-inspire akong kumain ng mas marami pang gulay. Dahil alam ko na marami sa ating mga magsasaka ang nagtatanim ng gulay. Dahil ito ay isang in-demand na produkto sa ating merkado. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ayan, palakpakan natin ating mga farmers. Eto ha, makinig kayo mga ka-Agway. Ang mga gulay ay nagko-contribute lamang ng 15 to 20%. Diba? Ganon katindi. Ito ang contribution niya sa total agricultural agriculture output sa ating bansa. Base yan sa data mula sa Department of Agriculture. Majority ng vegetable production sa Pilipinas dito sa ating bansa ay nagmumula sa mga sumusunod na lugar. Ang Ilocos. Ayan. Kaway-kaway sa mga taga-Ilocos. Siyempre, ang mga taga-Car o Cordillera Autonomous Region. Ang Southern Tagalog, hindi rin nagpapahuli. Central Luzon. At siyempre, baba tayo ng Visayas. Meron doon sa Western Visayas. Pagkatapos sa Visayas, baba tayo sa Mindanao. Siyempre, ang North at South Mindanao. Palakpakan natin ang mga lugar na yon. Kung galing kayo sa mga lugar na nabanggit, magbigay kayo ng puso sa ating comment section ngayon. Pakipusuan naman. Ayan. At siyempre, isa nga sa mga suliranin na ating mga magsasaka sa pagtatanim nito ay ang mga peste, insekto, at mga bakterya o diseases. Diba, grabe sila yung mga sagabal at sakit sa ulo na ating mga farmers. Pero worry no more dahil mabibigyan na yan ang solusyon. Ngayong hapon, problema mo sa gulay? Sagot yan ng Agway Chemicals Corporation dahil Agway, we love farmers! Ayan. Dahil nga, if there's a way, there's Agway because the best way is Agway. Ayan, palakpakan natin ang Agway. At syempre, shoutout natin ang ating mga ka-Agway na talaga namang nakatutok ngayon at inabangan ang ating webinar ngayong hapon. Shoutout sa ating mga ka-Agway mula sa, tingnan natin, nakikita ko, nagbibigay na sila ng puso. May mga nag-hard react na. Maraming salamat po. Nakakataba po talaga ng puso ay inyong pagsama sa amin. Eto, shoutout lang kay Ma'am Joy ng Matanao. Hi, Ma'am Joy! Magandang hapon, ma'am. At syempre, eto rin, hindi rin nagpapahuli. Mula naman sa Digo, si Ma'am Ivy. Hi, Ma'am Ivy. Maraming salamat po. Ingat kayo dyan, ma'am, ha? At syempre, ito din. Mula ito, akit tayo sa North. Punta tayo ng Baguio. Kumusta kaya sa Baguio? Malamig kaya siguro hanggang ngayon, ano? Dayan Tupong. Ayan, ma'am Dayan. Magandang hapon po sa inyo dyan. At sa lahat ng mga taga-Baguio, gusto ko nang bumalik dyan at bumili ulit ng mga preskong gulay. Ito naman, si Will Landamao. Hi, Will. Magandang hapon sa iyo, Sir Will. At eto din, hindi rin nagpapahuli. Ayan, present din ngayon. Shoutout kay Sir Aldrin Grande ng Manila. Ayan, sir. Kumusta, kumusta? At eto rin, siyempre hindi nagpapahuli. Nag-shoutout na tayo na ating mga ka-Agway mula sa Luzon at sa Mindanao. Eto naman from Visayas, mula sa Silay City. Magandang hapon kay Ma'am Carnella Gamboa. Hello po sa inyong lahat dyan. Halong mo diha, pirmi ha. Kumusta mga tanang mga Ilonggo diha sa Negros? Alright, maayong hapon, maayong hapon o amping mo diha pirmi. Alright, at syempre aside sa ating ipamimigay na kaalaman ngayong hapon mga ka-Agway, mamimigay rin tayo ng, eto,
Ito ang iniintay ng lahat. Pa-premyo! Ayan! Pa-premyo! Grabe, siyempre, dito ako na-excite, ano? Sinasabi ko sa inyo, punong-puno tayo ngayong hapon, mga ka-agway. Kaya dyan lang kayo. Dahil bukod sa mga kaalaman at informasyon, ito na nga ang mga pa-premyong pwede ninyong mapanalunan. Kaya ang tanong ko sa inyong lahat, Agway, ready ka na ba? Agway, ready na! Agway, ready na! Ayan, siyempre ka, Agway, ready ka na? Agway, ready na rin kaming mamigay ng regalo sa ating mga masuswerteng ka-agway. Simple lamang, EJ, ang tanong, paano ba mag-qualify para manalo sa ating mga pa-premyo, sa ating pa-raffle at sa pa-trivia game? Simple lamang po, gawin nyo ang mga sumusunod. Makinig po kayo, papakita po namin. Ayan, makikita nyo sa screen. Dapat po, una, naka-love react po kayong lahat sa ating live webinar ngayong hapon. Naka-love react ha, gaya ng ginagawa ninyo ngayon. Ayan, yung mga puso-pusong lumalabas dito sa screen. Ayan, hindi lang po dyan. Dapat naka-love react kayo at dapat i-share po ninyo mismo yung ating live webinar ngayong hapon. In public setting po yan, tandaan nyo, huwag nyo i-primate para syempre makita na ating mga kaagway at sa lahat nating mga kaagway na magsasaka na nasa Facebook. Syempre, lagyan ninyo ng hashtag na hashtag Agway We Love Farmers. So yun, ulitin ko, hashtag Agway We Love Farmers. Nakikita nyo sa inyo mga screens ngayon, mga kaagway. At syempre, mamaya po, abangan ninyo dahil may trivia game tayo. Sasagutin ninyo ang mga tanungang ibibigay namin sa inyo sa ating trivia game. Ang mga sagot po sa aming mga itatanong sa inyo ay manggagaling yan sa ating webinar. Kaya siguraduhin po na makinig kayo ng mabuti sa ating webinar hanggang sa huli, hanggang sa dulo. Dahil nandun po, dun po ninyo makukuha lahat ng mga kasagutan sa aming mga ibibigay na katanungan. At syempre, sa pagsagot po ninyo, huwag niyo pong kalimutan ilagay sa comment ha, sa comment section. Huwag niyo pong kalimutan ilagay ang inyong pangalan, comma, location, comma, ang inyong contact number, comma, at syempre ang inyong sagot. Mga kaagway, tandaan po, huwag niyo pong kalimutan yung contact number. Importante po yan kasi dyan po namin kayo kukontakin. Ayan po, kaya dapat nakalagay po yan para makontakt po namin kayo kaagad. Diba? Sayang yung pa-premium naghihintay sa inyo. Dahil eto, speaking of pa-premyo, syempre, mananalo niyan ang mga makakasagot ng tamang sagot. Ayan, eto ang mga pa-premyo pwede niyong mapanalunan. Ang dami. Eto, ipapakita rin namin sa inyo. Meron tayong Custodia 1 liter. Ting! Ayan, meron din tayong Trip Shield. Hindi lang isa, kundi 2 boxes ng Trip Shield. Meron din tayong Aliyah 24/7 ZC 1 liter. Ang galing! At syempre, meron din tayong Elicor 1 Battle 500ml. Meron din tayong ProStar 1 Liter. Galing, galing, dami. Ito pa, bukod dun, meron pa tayong Twister 1 Liter. Meron tayong Angry Blue. Meron din tayong Vanguard 1 Kilogram. Ayan. Ayun po ang mga pwede nyo mapanalunan. Pero wait, there's more. Dahil ito, meron tayong Major Prizes. Nako, ito ha, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 5. 5 units po ng electric sprayer! Grabe, ang galing talaga, Agway! Sobrang galante talaga, talaga nga. Patunay ito na mahal kayo ng Agway Chemicals Corporation. Dahil nga, Agway, hashtag Agway, we love farmers! Ayan! Okay, maraming salamat, Agway, ha? Grabe, nakaka-inspire na gumawa pa ng mas maganda, mag-alaga pa ng mas maganda at maghain ng mga dekalidad, mag-offer ng mga dekalidad na produktong gulay sa ating merkado. Ayan. Alright. So, eto na. Ayun, mga ka-agway, ha. Yun po yung mga pa-premium pwede nyo mapanalunan. Pwede nyo mapanalunan sa ating trivia game at sa ating paraffle. Pero eto, yung paraffle natin sa ating 5 units ng sprayer, hahatiin po namin yan sa dalawa. Okay? 2 units para po sa mga baguhan nating mga kaagway, nakakapanood lang at kakabisita dito sa ating webinar. At yung 3 naman ay magbibigay din tayo sa ating mga kaagway na nakagamit na ng mga produkto ng Agway Chemicals Corporation. Ito po, unahin natin yung 2 units. Simple lamang po ang gagawin ninyo. Gaya ng ginawa ninyo kanina, pwede nyo pong gawin din ulit yon. Mag-love react kayo. Alright? Ayan. Pagkatapos, i-share po ninyo in public setting gamit ang hashtag o lagyan ninyo ng caption na hashtag Agway We Love Farmers. At syempre, i-comment po ninyo sa baba. Makikita po kasi namin yan kung sharer na kayo eh.
Alright, so huwag nyo kalimutan ha, nakalabiak at nakashare, ilagay nyo po sa comment section natin inyong pangalan, comma, location, comma, contact numbers kung marami, di ba? Contact number, at syempre, ang inyong, ayun, yun lang pala, pangalan, na-excite ako, pangalan, location, at inyong contact details. Alright, dapat again na-share na ninyo kasi lalabas yun sa tabi ng mga pangalan ninyo na na-share na ninyo para mag-qualify kayo sa ating 2 units ng electric sprayer. Eto naman para sa 3 units. Siyempre, 5 total ay pamimigay natin. Yung 3 units po mga kaagoy, ipamimigay namin yan sa mga nakagamit na ng produkto. Simple lang po ang gagawin. Same pa rin po, na-share ninyo, I mean, napusuan ninyo, na-share ninyo, ayan, gamit ang hashtag na hashtag Agway We Love Farmers. Ilagay ninyo ang inyong pangalan, location, contact details. Ayan po, yung contact number. Ilagay nyo po, importante yon. At syempre, ilagay nyo po kung anong produkto ang nagamit na ninyo at kung ano ang testimonya ninyo sa produktong ginamit ninyo mula sa Agway Chemicals Corporation. Kung marami po kayong produktong nagamit na Agway, edi mas mabuti, mas maigi po yan dahil marami po kayong entries na maibibigay sa amin. The more products na nagamit, the more chances of winning. Kung 20 products ang nagamit ninyo, edi 20 testimonies ang ibigay po ninyo sa amin dahil babasahin namin yan isa-isa dahil baka kayo na ang manalo ng isa sa 3 electric sprayer na ipamimigay namin. Grabe, ganyan kagalante ang Agway Chemicals Corporation. Again po, i-share nyo po ang ating webinar ngayong hapon gamit ang hashtag na hashtag Agway We Love Farmers. Alright, at syempre po, grabe, di ba, ang dami naming inihanda sa inyo ngayong hapon, kaya dapat mag-stay po kayo. At syempre, sa ating webinar ngayong hapon, kailangan yung makinig sa ating webinar. At yung mga pinapagawa po namin sa inyo kanina, sa ating makinig po yung mga kaagway natin na nakagamit na at gustong magbigay ng testimonya, bibigyan po namin kayo ng time na makagawa nun dahil bibigyan po namin kayo ng hanggang alas 9 ng gabi po mamaya para po makapaghanda kayo. Dahil kailangan nyo siyempre makinig sa ating live webinar at nakatuto kayo talaga para siyempre hindi ninyo mapalampas ang anumang kaalaman o teknolohiya sa pag-aalaga ng inyong mga tanim na gulay. Alright, so dapat samahan niyo po kami. Again, bibigyan po namin kayo ng hanggang alas 9 ngayong gabi para ibahagi niyo po ang inyong mga testimonya o kwento kung paano kayo natulungan ng mga produkto ng Agway Chemicals Corporation. Siyempre, pagkatapos niyan, ay saka na namin bubunutin ang 3 maswerteng mga kaagoy natin na manalo ng ating 3 electric sprayer. Siyempre, mula yan sa Agway. Dahil Agway, we love farmers. So, grabe! Nalula ako dun sa mga pa-premium ipamimigay para sa inyong lahat, mga kaagoy. Dapat po, ulitin ko, na-follow ninyo yung ating mga mechanics. Huwag po kayo mag-alala, mamaya i-remind ko po kayo ulit kung ano yung mga dapat gawin. Kaya ngayon, ang tanong ko sa inyo, mga kaagoy. Agway, ready na ba kayo? Agway, ready na! Ayan, Agway ready na siyempre. Hindi kumpleto yung ating hapon dahil mamaya, hindi lang siyempre ako makakasama ninyo. Hindi makukumpleto yan kung hindi natin makakasama mamaya ang ating mga experts mula sa Agway Chemicals Corporation. Bibigyan ko kayo ng idea kung sino makakasama natin. Ang nag-iisang Hamis at ang nag-iisang Pogi. Ayan, nahulaan nyo naman kung sino sila. Ayan, papuso naman dyan. Ayan. Mamaya yan, syempre, ipapakilala ko sila sa inyo, silang dalawa. Grabe, excited na ba kayo? Grabe ako, excited na. Agway ready na talaga ako na simulan natin yung ating talakayan ngayong hapon. Pero syempre, bago yan, nais ng Agway Chemicals Corporation, mga kaagway, na makapagbigay ng kaalaman patungkol sa kanilang iba't ibang produktong chemical. Ang dami nun, ang dami. Gusto nyo bang malaman kung ano yun? Kaya naman, eto, panoorin natin ang video na ito. Insekto, fungi, rodents, virus, nematodes, mga panlupa o pangtubig na halaman. Ang mga ito ang iba't ibang uri ng peste na naninira sa ating mga pananim at pagkain. Para puksain at sugpuin ang mga ito, kailangan natin ng pestisidyo.
ano nga ba itong pestisidyo? Pwedeng isang sangkap o isang produkto o pinaghalong sangkap at produkto na may active ingredient at adjuvant and pesticide formulation. Hindi ito medisina o gamot, mas maaari pa itong tawaging lason o chemical. Masusing pinag-aaralan ang toxicology at environmental safety ng pesticide. Dumadaan ito sa chemical research and patent review na inaabot ng taon, greenhouse and field screening, field trials at registration, saka ibinebenta. May iba't ibang uri ng pesticide. Kabilang dito ang insecticide para sa mga insekto, fungicide para sa mga fungi, bactericide para sa bakterya, herbicide para sa mga damo, nematicide para sa nematodes, at rodenticide para sa daga. May klasifikasyon base sa formulation at uri ang mga pestisidyo. Mayroong liquid formulation tulad ng Agritayon 40 EC at Vanguard 420 SC. Meron din namang solid formulation tulad ng Vanguard 80WG at Agricoat MZ80WP. At may mga special formulation din tulad ng bait, aerosol at fumigants. Napag-uuri din ang pestisidyo base sa taglay nitong toxicity and hazard level. Makikita ang mga ito sa label ng produkto. Suriin din ang lethal dose o LD50 ng mga produkto. Ang mga pesticides na may mababang LD50 values ay mas toxic kaysa pesticides na may high LD50 values. Narito ang major group ng insecticides na may mode of action na contact, stomach, systemic at fumigant. Ito naman ang major group ng fungicides. Para naman sa herbicide, batay sa mode of action, meron itong contact at systemic. Sa selectivity, meron itong selective at non-selective. Sa time of application, merong pre-plant, post-plant, pre-emergence at post-emergence. Bagamat mahahanap at mabibili ang mga pestisidyo sa daan-daang pamilihan, laging tandaan, merong mga pestisidyong ipinagbabawal ng gamitin tulad ng Chlordane, Endrine o Dieldrin, DDT, Methylparathion, Monocrotophos, Endosulfan at iba pa. Mapupuksa at masusugpo ng pestisidyo ang problema sa mga sakahan at taniman. Lagi isaisip na ang wastong paggamit ng pestisidyo ang magdadala sa atin ng masaganang ani at produkto. Sa Agway Chemicals Corporation, makakasiguro ka sa kalidad ng mga pestisidyo. Hindi lang katuwang ng mga magsasaka, katuwang rin sa masaganang pamumuhay. Mga ka-Agway, ayun, napanood na ninyo. Ayun po sila, yung iba't ibang produktong kemikal ng Agway Chemicals Corporation. Diba, ang dami? Sila po ang mga magbibigay ng solusyon sa ating mga problema sa sakahan. Pero syempre, hindi lang para sa masaganang ani ang gusto ng Agway Chemicals Corporation. Dahil gusto nila na maging ligtas tayong lahat. Syempre, layunin ng Agway Chemicals Corporation na magamit sa wastong paraan ang kanilang mga produkto. Kaya upang magabayan ang ating mga magsasakang ka-Agway, eto, let us all watch this. Pestisidyo ang sagot sa mapanirang mga insekto, fungi at kung ano-ano pang peste sa ating sakahan at taniman na nagdudulot ng malaking problema sa pangkabuhayan ng ating mga magsasaka. Kaya naman sa nakalipas na mga taon,
pinag-aaralang maigi ang mabisang pesticide para masiguro ang masaganang ani sa sakahan. Kalakip ng mabuting dulot ng mga pesticide sa ating mga pananim, isinasaalang-alang rin ang wastong paggamit ng mga ito para naman sa kaligtasan ng lahat. Sa paggamit ng mga kemikal, may mga sakunang hindi maiiwasan. Kadalasang sanhi ng mga ito ay madaling pagkumpiyansa, pagsisimula ng hindi inaalam ang kumpletong alituntunin, poor housekeeping, hindi pagsunod sa safety procedures, mental distraction sa trabaho, at hindi maayos na paghahanda at pagpaplano. Kaya kailangan ng stewardship o pamamahala sa paggamit ng mga produktong tulad ng pesticides. Layunin itong ma-maximize ang benefits at ma-minimize ang potential risk. Paano nga ba nagiging mapanganib ang paggamit ng kemikal? Isa riyan ay sa pamamagitan ng kontaminasyon sa ating balat, bibig, ilong, at mata. Narito ang mga mahahalagang bagay na dapat tandaan kapag gumagamit tayo ng pesticide sa sakahan. Una, kailangang physically fit ang applicator o mag-a-apply ng kemikal. Magsuot ng personal protective equipment mula dispensing, mixing, at during application. Gumamit ng measuring cup para masukat ng wasto ang dami ng kemikal na kakailanganin. Sa mixing areas, siguraduhin mayroong washroom at eye wash fountains. Babala, huwag mag-apply ng kahit anong kemikal kapag may sugat. Bawal rin ang paninigarilyo at pagkain habang nag-a-apply ng pestisidyo. Maging ang pag-inom ng alak ay may tsansang magpataas ng toxic effect ng pesticides. Para naman sa personal hygiene, ugaliing maghugas ng kamay at maghilamos gamit ang sabon pagkatapos ng application. Kapag nagkaroon ng skin contact, huwag agarang lagyan ng alcohol-based lotion o rubbing alcohol. Hugasan muna ito gamit ng tubig at sabon. Ugaliing maligo at magpalit ng damit tuwing pagkatapos ng application. Iwalay rin ang paglalaba ng mga damit na ginamit sa pag-a-apply ng pesticide sa mga karaniwang damit sa bahay. Iwasan ring maamoy ang singaw mula sa washer o dryer. Sa paghahakot ng pestisidyo, gumamit ng closed van vehicle na may separate cab. Laging magdala ng emergency response materials. Tandaan, huwag itabi o ihalo ang pesticide sa mga pagkain o iba pang kagamitang pambahay upang maiwasan ang kontaminasyon. Sa pag-iimbak naman ng pestisidyo, ilagay ang mga hindi pa nabubuksang produkto sa tuyong storage area at siguraduhin lagi itong nakasara. Huwag din itong iimbak malapit sa pagkain at mga gamot. Ang mga warehouse files at documents naman, tulad ng Material Safety Data Sheets o MSDS, ay dapat ring maisaayos upang laging handa sa anumang emergency. Mahalaga ring pagtuunan ng pansin ang wastong pagtatapon ng pesticide containers. Hugasan muna ang mga ito ng 3 beses bago itapon. Huwag basta-bastang itapon ang mga ito sa drainage canals. Hindi rin reusable ang mga pesticide containers and empty bags. May 3 ligtas na pamamaraan ng pag-dispose ng ating pesticide containers. Sa pamamagitan ng paglibing ng mga ito sa lupa, sa pamamagitan ng pagsunog o incineration, at sa pamamagitan ng pag-recycle bilang garbage bin. Kapag nagkasunog naman, gumamit ng carbon dioxide fire extinguisher at mag-spray ng tubig. Mahalaga ring pag-aralan ang first aid kung nakontamina tayo ng pestisidyo. Narito ang ilan sa mga mararamdaman natin kapag nakontaminate tayo. Laging tandaan ang first aid general guidelines. Maging mahinahon.
ilabas ang affected person sa lugar ng aksidente upang makalanghap ng sariwang hangin. Alisin ang nakontaminang kasuotan nito at paliguan ng tubig at sabon. Kapag nalaso ng pestisidyo sa pamamagitan ng paglanghap, bigyan ng oxygen ang pasyente kung nahihirapan ng huminga sa kahumingi ng medical attention. Kapag naman eye contact, agad na hugasan ng tubig ang mga mata sa loob ng 15 minuto. Sumangguni sa espesyalista kung patuloy na makakaramdam ng iritasyon sa mata. Kung nakontamina sa pamamagitan ng skin contact, agad na tanggalin ang mga kasuotan at hugasan ng maigi ang nakontaminang parte ng katawan gamit ang sabon at tubig. Kung aksidenteng nainom ang kemikal, uminom ng maraming tubig. Suriin ang label ng produkto kung kinakailangang maisuka ang kemikal at agad na sumangguni sa ospital. Iwasan ang kontaminasyon at laging mag-ingat sa paggamit ng pestisidyo. Tandaan ang mga dapat gawin bago mag-apply, habang nag-a-apply at pagkatapos mag-apply ng pesticides upang sigurado ang masaganang ani, sigurado ring iwas aksidente. Sa Agway Chemicals Corporation, higit sa pagiging katuwang ng mga magsasaka ay ang kahalagahan ng inyong kaligtasan. There you have it, mga ka-Agway. Ayan. Medyo nalo ako doon. Alright, so ayun po, mga ka-Agway. Ayan, di ba? Napanood na ninyo. Ayun po ang iba't ibang paraan para siyempre maging safe po tayo sa paggamit ng iba't ibang produktong kemikal ng Agway Chemicals Corporation sa inyong mga sakahan. Siyempre, gusto ng Agway masiguro na ligtas kayong lahat sa inyong mga sakahan. Siyempre, para ma-enjoy natin ang masaganang ani sa inyong mga sakahan. Ayan. So, palakpakan natin ulit ang Agway Chemicals Corporation. Ayan. Agway, we love farmers. Talagang mahal na mahal kayo ng Agway Chemicals Corporation sa lahat nating mga ka-Agway na magsasaka. Again, shout out po sa lahat ng mga nakatutok ngayong hapon. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Gaya kanina nang nabanggit ko, sabi ko, hindi makukumpleto yung ating hapon kung ako lang ang makakasama ninyo. Dahil nagbigay ako ng clue kung sino-sino yung mga kasama natin. Dalawang experts yan mula sa Agway. Isang Hamis at isang Pogi. Ayun. Di ba? Nandito na sila, mga ka-Agway. Eto na, ipapakilala ko na sila. Ayan na. Ready na ba kayo? Agway, ready na ba kayo ipakilala sila? Agway, ready na. Agway, ready na. Ayan. Agway, ready na. Ayan. So, Agway, ready na kayo ipakilala sila. Siyempre, eto na, mga ka-Agway. Nandito na yung ating mga kasama ngayong hapon na nag-iisang Pogi, ang Agway Chemicals Corporation Techno Commercial Manager. Ang nag-iisa, Sir Gerson Bainting. Sir Gerson, magandang umaga. Siyempre, nandito rin ang Agway Magandang umaga, EJ. Magandang hapon, EJ. Ayan, si Sir, oh, medyo na ano pa. Actually, okay lang, Sir. Nabatiin natin. Every day is good morning. Good morning. Good day, oh, di ba? Ayan. Alright, siyempre, maliban kay Sir Gerson, kasama din natin ngayong hapon ang Agway Technical Consultant. Alagi isang Hamis, Sir Ambrosio Boy Barikin. Sir Boy! Magandang okay. Hapon. Magandang hapon, AJ. Magandang hapon, ka-Agway. Ayan. Alright, Sir. Eto, magsasama-sama na naman tayo ngayong hapon. Eto, unahin ko si Sir Gerson. Sir, kumusta, Sir Gerson? Ito, despite pandemic, gumagawa pa rin ng paraan ng Agway para makatulong sa farmers. Ayan. So, grabe, no, Sir? Diyan talaga makikita kung gaano sila katindi magmahal sa ating mga minamahal na farmers. Ganyan ang Agway. Sir Gerson, eto, tanong ko, siyempre, nabanggit mo, kahit may pandemic, eto, ginagawa natin to para sa ating mga farmers. Nabanggit ko kanina, punong-puno yung ating webinar ngayong hapon. Magbigay ka, Sir, ano ba ang mga patikib na dapat nilang abangan? Nabanggit ko, ibang gulay yung kanilang matututunan ngayong hapon. Ano-ano ang mga dapat nila abangan, Sir? Okay, so abangan nila ngayong hapon yung mga iba't ibang crop, like root crops, yung mga detalyadong presentation mamaya, kung ano yung mga sakit at mga ano ang gagawin natin pag meron tayong makita sa ating mga gulayan.
So, iba't ibang crops. So, iba't ibang sakit. So, crucifers, root crops, solanaceous, and cucurbits. So, yung dami. Nakagrupo ito, EJ, kasi kung isa-isahin natin yung gulay, ang dami. Dami. So, gibay group natin ito para at least alam ng farmers kung nagtanim sila ng solanaceous, alam nila kung ano yung mga peste at sakit. Kung root crops naman, may detalye rin tayo dyan sa mga... Para doon. Oh. Ayan. So, root crops, crucifers, at solanaceous and cucurbits. Ayun, abangan nyo mga kaagway kung ano-ano yung mga yon. Ayan, talagang mahaba at jam-pack yung ating hapon. Ngayong hapon mga kaagway, kaya dyan lang kayo. Pero eto, siyempre, maliban kay Sir Gerson, ang ating nag-iisang pogi, eto ang nag-iisang hamis. Sir Boy! Kumusta, Sir Boy? I miss you! Okay. Kumusta pagkahamis niya, sir? Right. Okay, pasok right. Ayan. Sir Boy, kumusta mangga? Kumusta, sir? Kumusta? Oh, sa awa ng Diyos, okay yung presyo. Kaya lang, wala namang production. Anyway, sige, sir. Ginawa nating kuan ito ngayon, no? Sabi nga ni Jason, in spite of this pandemic. Andito pa rin tayo ng webinar para makatulong sa ating kasamahang farmer. Ito'y masyadong detalyado kaya mahaba yung mga presentation natin. But still, kung may mga katanungan, pwede i-key-in lang sa ating mga sa ating comments. Ha? Huh? Kung may mga katanungan kayo. Tama kasi ka dyan. Sasagutin yan. 99.9, sasagutin yan. Ayan. Tama ka dyan, Sir Boy. Ano? Sasagutin po namin mga kaagway. Medyo may ano lang. Sasagutin namin mga kaagway ang inyong mga katanungan. Huwag po kayong mahiya. Ini-encourage po namin kayong lahat na magbigay po ng inyong mga katanungan. Dahil sabi nga ni Sir Boy, sasagutin namin yan. Ilagay nyo po sa ating comment section ang inyong pangalan, inyong location, contact number, or kung may email ad kayo, mas mabuti, ang inyong katanungan. Ayan po. Importante pong maibigay ninyo ang mga detaling yan dahil dyan po namin malalaman kung sinong Agway Technical Consultant ang sasagot sa inyong mga katanungan. Sabi ni Sir Boy, 99.9% sasagutin namin. Yes, tama ka dyan, Sir Boy. So, sasagutin namin yan. Huwag po kayong mahiya. Siyempre, mamaya may Q&A din tayo, pero abangan nyo yan. Abangan nyo yan dahil ang dami namin sasagutin at ibabahagi sa inyo. Alright. Again, huwag nyo pong kalimutan ilagay sa comment section yung pangalan, location, contact number, email address, plus points yun kung meron dahil mas madali namin, dalawang paraan namin kayong kokontakin. At siyempre, sa huli po ang inyong katanungan kung ano yung mga gusto nyong linawin at i-clarify. Ayan, sasagutin kayo. 99.9% na ating Agway Technical team. Ayan po. Ayan. Again, hi po sa inyong lahat. Magandang hapon. Nakikita ko, umaakit yung mga puso. Maraming salamat sa mga papuso ninyo. Ibabalik ko sa inyo puso. Ito din, mula sa Agway. Ayan, maraming salamat. Alright. So ngayon, Sir Boy, Sir Gerson, ang tanong ko sa inyo, Agway, ready na ba kayo? Ready na! Ayan! Okay, naka-ready kayo, sir. Ha? Grabe, sir. Diyan makikita na talagang preparado kayo. Ayan, nakita ninyo mga kaagway. Agway, ready na sila Sir Boy at Sir Gerson. Ayan po mga kaagway. Dahil kanina, pinakita na nga namin sa inyo ang iba't-ibang produktong chemical na agway. Pinakita na rin namin sa inyo kung ano yung wastong pamamaraan ng paggamit para ligtas kayo sa inyong mga sakahan. Alam niyo na yung mga yon. Oras na. Eto na. Oras na para pag-usapan natin ang mga gulay at ang mga kinakaharap na problema ng mga magsasaka sa pagtatanim nito. Uunahin natin ngayon ang root crops. Root crops, eto na. Simulan natin. Ready na kayo mga kaagway? Siyempre, agway ready talaga palagi. Kaya eto. Eto na, sir boy. Eto, ikaw na ang ano, sir. Mag-turnover. Hello. Hello. Oh. Yeah. Hello, sir. Ito na, panoorin. Nauri na natin ito. Ayun! Ito na yung pinakamin nito sa ating webinar. Alright, ito na mga kaagway. Panoorin natin ito. Bigyan natin solusyon dito sa Gulay Ko, Sagot Mo. Panoorin natin ito. Hindi mawawala sa hapag ng bawat Pilipino ang mga gulay. Kabilang na dyan ang root crops. Patunay nga rito, ang iba't ibang mga ulam na pangunahing sangkap ang mga gulay na ito.
Dahil nga sa malaking demand ng mga root vegetables, maraming mga magsasaka ang nagtatanim nito. Kaya't ngayong hapon, ating hihimayin kung paano ito tinatanim, ang mga pesting nagiging sanhi ng problema sa sakahan at ang mga solusyong hatid sa inyo ng ating katuwang sa pagsasaka. Ang Agway Chemicals Corporation, Gulay Ko, Sagot Mo, a Vegetable Pest Management Guide Webinar. Una nating tatalakayin ang Potato Pest Management Guide. Malaking porsyento ng patatas na tinatanim sa Pilipinas ay makikita sa Cordillera Autonomous Region. Marami rin tumutubong patatas sa Davao Region, Northern Mindanao at Soksarjen. Tinatayang nasa 30% ng napuproduce na patatas sa bansa ang ine-export sa mga bansang Canada, USA, Australia at China. Sa pagtatanim ng patatas, ang sandy loam to clay loam soils na may pH mula 5.6 to 6.5 ay magandang soil requirement. Sa paghahanda ng pagtataniman, kailangang tanggalin ang weeds and plant debris sa tulong ng farrowing o hill method ridge o single row method of bed preparation. Sa fertilization naman, maglagay muna ng chicken manure o dumi ng manok bago maglagay ng kumpletong fertilizer. Narito naman ang mga kailangang fertilizers sa highlands at lowlands conditions. Sa mismong pagtatanim ng patatas, nararapat na may distansyang 30 by 40 cm palabas. Ang lalim ay nagdidepende sa planting condition o soil type at may babaw na 2 cm ang early wet o poor tilth at lalim na 2 to 3 cm ang dry o good soil tilth. Sa irrigasyon naman, maaaring gawin ang flooding o furrowing irrigation kung maraming supply ng tubig at gawin sa loob ng 5 to 7 days. Ang lalim ng tubig ay kalahati sa taas ng tinataniman. Gawin ang overhead irrigation ng kada 2 hanggang 3 araw. Narito naman ang mga pesting nagbibigay problema sa ating mga sakahan na kailangan nating mapuksa upang maging masagana ang ani. Una na dyan ang maggots na kadalasang problema tuwing malamig ang panahon. Namiminsala rin ang mga cutworms na maaaring tanggalin ang mga sanga ng mga batang tanim. Kaya para labanan ang maggots at cutworms, mag-apply ng epektibong insecticide katulad ng Elicor 5SC. Ito ay unique insecticide na gumagambala sa normal muscle contraction ng mga insekto na nagriresulta sa kanilang pagkamatay. Ang dosage nito ay 1 to 4 tablespoon o 10 to 40 ml kada tangke na may 16 liters ng tubig. Epektibo rin para sa mga pesting ito ang Vessel 300EC na isang broad-spectrum insecticide at termiticide na may contact and stomach and fumigant action. Maglagay lang ng 2.5 to 3.5 tablespoons o 25 to 35 ml sa kada tangke. Umaatake rin sa mga tanim na patatas ay ang aphids, na isang insect vector sa iba't ibang viruses. Namiminsala rin sa patatas ang white flies na nagriresulta sa poor growth, leaf yellowing at loss of plant vigor. Mapaminsala rin ang mga leaf miners na kadalasang nakikita sa mga dahon na nagiging sanhi ng dry out and drop. Para pananggamo sa mga pesting aphids, white flies at leaf miners, mag-apply ng Alia 24/7 ZC na isang broad spectrum insecticide para kontrolin ang mga sucking at chewing pests. Maglagay lang ng 4 to 6 ml kada tank load. Maaari ring panlaban sa mga pesting ito ang Agritayon 40EC na nagpipenetrate sa plant tissue at nagtatranslocate sa substream na nagbibigay ng plant toxic sa mga sucking at rasping insect. Para sa dosage nito, lagyan lang ang isang tangke ng 2 to 5 tablespoons o 20 to 50 ml. Isa rin sa mga pesteng pinuproblema ng mga magsasaka ang thrips, na vector din sa iba't ibang virus at nakikita sa ground plant parts. Mabisang panangganga dito ang Thrips Shield 20SP na isang premier thrips at mites control product sa merkado.
maglagay lang na isang sachet o 40 grams sa bawat tangke. Mabisa ring panlaban sa trips ang AgriGuard 1.8EC na tina-target ang transmission ng neuromuscular systems ng mga insekto. Maglagay lang sa bawat tangke ng 1 to 1.5 tablespoons o 10 to 15 ml. Namiminsala rin sa mga tanim na patatas ang tuber moths na mas damaging kapag nasa larva stage pa na gumagawa ng malatanil na butas. At katuwang mo ang Equip 50SC upang mapuksa ang pesting ito. Ang Equip 50SC ay epektibo sa way of ingestion na nagiging sanhi ng neutral excitation at convulsion na nagiging sanhi sa pagkamatay ng mga insekto. Maglagay lang ng 3 to 4 tablespoons o 30 to 40 ml sa kada tangke. Epektibo rin laban sa tuber moths ang Vessel 300EC na may hatid na long residual activity sa mga treated crops. Ang dosage nito ay 2.5 to 3.5 tablespoons o 25 to 35 ml kada tangke. Problema rin ng mga magsasaka ang mga common diseases na maaaring dumapo sa mga tanim na patatas. Una na dyan ang late blight of potato na nagiging sanhi ng necrotic spots. Kaya nitong puksain ang dahon sa loob ng ilang araw. Common disease din sa mga patatas ang early blight o lumilitaw bago ang late blight pagkatapos ng 4 hanggang 5 linggo of sowing. Panlaban mo sa late at early blight ang Vanguard 80WG na isang multi-site action product na nagsisigurong walang resistance buildup sa mga target diseases kahit palagi itong gagamitin. Maglagay lang sa bawat tangke ng 3 to 6 tablespoons o 30 to 60 grams. Mabisa ring panangga sa mga disease na ito ang Custodia 320SC na isang broad-spectrum fungicide na may systemic, translaminar, preventive at curative action. Ang dosage naman ito ay 2 to 2.5 tablespoons o 20 to 25 ml kada tangke. Maaari mo ring gamitin ang Agricot MZ na isang premium product na may high purity at highly soluble mula sa Mangozeb formulation. Maglagay lang ng 5 tablespoons o 50 grams sa kada tangke. Epektibo ring gamitin ang Daninil 720SC na nagbibigay ng excellent tenacity sa leaf surface ng mga treated crops. Para sa dosage nito, sa kada tangke ay maglagay ng 5 tablespoons o 50 ml. Isa rin sa mga common diseases ay ang bacterial wilt. Ito ay soil-borne at kayang wasakin ang buong taniman. Kaya nitong mabuhay sa soil at pumapasok sa tanim sa pamamagitan ng mga sugat sa roots o stem. Panlaban mo sa disease na ito ay ang AgriBlue 58WP na isang broad-spectrum contact fungicide at bactericide. Maglagay lang ng 5 to 8 tablespoons o 50 to 80 grams sa bawat tangke ng 16 liters ng tubig. At para masigurong malusog ang mga tanim nating patatas, maglagay ng soil conditioner, biostimulant at fertilizers. Maglagay ng KU-Mate S100 na isang soil conditioner na highly concentrated source ng humic acid na may 85% soluble potassium humate at fulvate. Nagbibigay ito ng benepisyo sa lupa upang ma-improve ang nutrient holding activity, water holding capacity at carbon food source para sa beneficial soil microorganism. Maghalo lang ng 1 hanggang 2 sachets o 100 to 200 grams sa 50 kilogram bag ng fertilizer. Makakatulong rin ang Twister na isang alternative source ng phosphorus na isa sa mga kailangan ng mga tanim, lalo na ang mga root crops. Para masuplayan ang kakulangan sa phosphorus, maaaring maglagay ng 8 to 24 tablespoons o 80 to 240 ml sa kada tangke ng 16 liters of water. May 4 na recommendation at timing ng pag-a-apply ng Twister sa patatas. Ang unang application ay 15 days after planting. 30 days after planting naman,
para sa second application. Maghintay naman ng 45 days after planting para sa third application at 60 days after planting para sa fourth application. Ito ay para sa vegetative to tuber maturation. Para naman mabigyan ng kalsyum ang ating tanim, gumamit ng Agway Great Calcium Nitrate. Kung marami ka namang unwanted plants na tumutubo sa inyong mga tanim, mainam na gamitin ang mga herbicides ng Agway. Una na dyan ang Techweed 480 SL na maaaring gamitin for general weed control purposes. Best alternative din ito for pre-planting at total clearing. Maglagay lang ng 12 to 16 tablespoons o 120 to 160 ml sa kada tangke ng 16 liters of water. Epektibo rin gamitin ang Techburn 15 SL na nagkukontrol sa mga annual at perennial grasses, sedges at broadleaf weeds. Ito'y magandang gamitin sa peripheral weeding. Maglagay lang ng 12 to 16 tablespoons o 120 to 160 ml sa kada tangke ng 16 liters of water. Narito naman ang suggested guide upang makatulong na mahinto ang pagkalat ng mga peste sa ating tanim na patatas. Mula sa kaalamang nakuha natin sa tamang pagpapalaki ng patatas, dumako naman tayo sa ating Carrots Pest Management Guide. Alam nyo ba na ang carrots ay nagmula sa Central Asia at isa sa pinakapopular na root crop sa buong mundo? Sa Pilipinas, makikita ang majority ng carrot production areas sa Benguet, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Cebu, Davao del Sur, Negros at Bukidnon. Best source ang carrots ng beta-carotene na nagiging vitamin A na nakakatulong upang maging malusog ang ating mga mata. Ang mga carrots ay kadalasang tinatanim sa mga matataas na lugar dahil nangangailangan ito ng malamig na temperatura para sa kanyang root development. Tumutubo ang carrots sa sandy loam at clay loam. At meron din itong iba't ibang variety tulad ng Imperator, Nantes, Danvers at Royal Chantinay na kadalasang variety na nakikita sa Pilipinas. Sa pagtatanim ng carrots, maganda ng seedbed na may lapad na 50 to 100 cm. For fertilization naman, ang inirekomenda ay 150 to 140 kg NPK per hectare. Maraming mga pests na dumadapo sa carrots, katulad ng Lygus bug, rust fly, cutworms at mites. May mga major diseases din na ang sanhi ay fungi. Nagmamature ang carrots between 65 to 110 days pagkatapos itanim. Isa sa mga pinoproblema ng mga magsasaka na sumisira sa mga carrots ay ang mga slugs na kayang lumaki ng hanggang 10 cm. Kumakain sila ng mga holes sa mga dahon at nagiiwan ng trail of mucus na hindi magandang tingnan sa mga tanim. Kaya upang maiwasan ang mga slugs, gumamit ng deadline 6% pellet. Naiiwasan nito ang pag-produce ng slimy mucus sa katawan ng mga snails at slugs. Nagriresulta ito sa kanilang pagkaka-dehydrate na nagiging rason ng pagkamatay. Maaari itong i-apply sa pamamagitan ng broadcast at spot application. Ang dosage nito ay 500 grams to 1 kilogram per hectare. Wala ring ligtas ang carrots sa mga mapaminsalang mga peste. Una na dyan ang cutworms. Ang mga most common species nito ay ang black cutworm at variegated cutworm. Kadalasan nilang tinitira ang mga tangkay na mga batang tanim. Pahirap rin sa pananim ang mga armyworms na namiminsala ng mga dahon. Para labanan ang cutworm at armyworm, gumamit ng Elicor 5SC. Ito ay unique insecticide na gumagambala sa normal muscle contraction ng mga insekto na nagriresulta sa kanilang pagkamatay. Ang dosage nito ay 1 to 4 tablespoon o 10 to 40 ml kada tangke na may 16 liters ng tubig. Katuwang mo rin ang Equip 50SC upang sa pagpuksa sa mga pesteng ito. Ang Equip 50SC
ay epektibo sa way of ingestion na nagiging sanhi ng neutral excitation at kumbulsyon na nagiging sanhi sa pagkamatay ng mga insekto. Maglagay lang ng 3 to 4 tablespoons o 30 to 40 ml sa kada tangke. Epektibo rin ang Equip 50 SC na isang broad spectrum systemic insecticide at miticides na nakakatulong upang mapuksa ang mga peste sa pamamagitan ng ingestion ng mga chewing at sucking insects. Maglagay ng 3 to 4 tablespoons o 30 to 40 ml sa tank load na may 16 liters of water. Nakakatulong rin ang Vessel 300 EC na isang broad spectrum insecticide at termiticide na may contact, stomach at fumigant action. Maglagay lang ng 2.5 to 3.5 tablespoons o 25 to 35 ml sa kada tangke. Umaatake rin sa mga tanim na carrots ang rust fly na nagiiwan ng mga itlog sa mga tanim. Problema rin ang hatid ng Lygus bugs, lalo na ang mga nasa adult o late stage dahil mas naghahatid sila ng pinsala sa tanim. Namiminsala rin ang mga flea beetles na tinitira ang mga younger plants kesa sa mga matatandang tanim. Nagiiwan sila ng mga small holes na nakakaapekto sa growth ng halaman. Mabisang pananggamurito ay ang Alia 24/7 ZC na isang broad spectrum insecticide para kontrolin ang mga sucking at chewing pests. Maglagay lang ng 4 to 6 ml kada tank load. Maaari rin palaban sa mga pesting ito ang Agritayon 40 EC na nagpipenetrate sa plant tissue at nagtatranslocate sa substream na nagbibigay ng plant toxic sa mga sucking at rasping insect. Para sa dosage nito, lagyan lang ang isang tangke ng 2 to 5 tablespoons o 20 to 50 ml. Pinsala rin ang hatid ng mites kung saan kinakain nila ang mga parte ng dahon. Sanhi rin sila ng yellowing at bronzing sa mga dahon. Kaya't upang maiwasan ito, mag-spray ng Thrip Shield 20 SP na isang premier thrips at mites control product sa merkado. Maglagay lang ng isang sachet o 40 grams sa bawat tangke. Magagamit mo ring panlaban ang AgriGuard 1.8 EC na tinatarget ang transmission ng neuromuscular systems ng mga insekto. Maglagay lang sa bawat tangke ng 1 to 1.5 tablespoons o 10 to 15 ml. Isa rin sa mga common na peste sa carrots ay ang aphids, na isang insect vector sa iba't ibang viruses. Maaari mo rin gamitin ang Alia 24/7 ZC panlaban sa aphids. Maglagay lang ng 4 to 6 ml kada tank load. Hindi rin maiiwasan ang mga common diseases sa mga tanim na carrots. Isa na nga dyan ang Alternaria leaf blight. Ang sintomas nito ay nakikita sa leaflet margins na may kulay greenish brown. Another disease na umaatake sa mga pananim ay ang dumping off, kung saan ang fungi ay umaatake sa roots at stem by producing spores na mabilis kumalat sa newly planted areas. Panlaban mo sa mga diseases na ito ay ang Vanguard 80WG. Maglagay lang sa bawat tangke ng 3 to 6 tablespoons o 30 to 60 grams. Mabisa ring panangga sa mga diseases ang Custodia 320 SC. Ang dosage naman ito ay 2 to 2.5 tablespoons o 20 to 25 ml kada tangke. Ang powdery mildew naman ay nakakasira sa pores ng mga dahon at nagbablock ng photosynthetic cells na nagpapahina sa tanim. Common disease din sa carrots ang black root rot. Ang discoloration ay sanhi ng masses o dark brown to black chlamydospores. Kaya't upang maiwasan ang mga ito, maglagay lang ng Vanguard 80WG. Sa bawat tangke, maglagay ng 3 to 6 tablespoons o 30 to 60 grams. Maaari mo rin gamitin ang Custodia 320 SC. Ang dosage naman ito ay 2 to 2.5 tablespoons o 20 to 25 ml kada tangke. Kadalasang problema din ang white molds. Ang fungus mula rito ay maaaring present sa soil, storage areas o containers at kumakalat ito kaagad. Pananggamurito ang Divino 250 EC
Ito ay systemic fungicide na may isang unique na formulation na hindi lumilikha ng strong odor at kinukontrol rin ito ang wide variety ng crop diseases through foliar application. Maglagay lang ng 1 tablespoon o 10 ml kada tangke ng 16 liters ng tubig. Uso rin sa mga carrots ang bacterial soft rot na may soft, watery at slimy decay sa taproot. Labanan ito sa tulong ng AgriBlue 58WP na isang broad-spectrum contact fungicide at bactericide. Maglagay lang ng 5 to 8 tablespoons o 50 to 80 grams sa bawat tangke ng 16 liters ng tubig. Siguraduhin din ang plant nutrition sa pamamagitan ng pagbibigay ng soil conditioner, biostimulant at fertilizer. Kaya maglagay ng KU-Mate S100 na isang soil conditioner na highly concentrated source ng humic acid na may 85% soluble potassium humate at fulvate. Nagbibigay ito ng benepisyo sa lupa upang ma-improve ang nutrient holding activity, water holding capacity, at carbon food source para sa beneficial soil microorganism. Maghalo lang ng 1 to 2 sachets o 100 to 200 grams sa 50 kilogram bag ng fertilizer. Nagpapa-improve rin ng growth at quality ang Atlantic 48SL. Ito ay nag-i-stimulate ng self-protection in the plant panlaban sa mga abiotic stress. Maglagay lang sa tangke ng 5 to 6 tablespoons o 50 to 60 ml. Makakatulong rin ang twister na isang alternative source ng phosphorus na isa sa mga kailangan ng mga tanim lalo na sa root crops. Para masuplayan ang kakulangan sa phosphorus, maaaring maglagay ng 8 to 24 tablespoons o 80 to 240 ml sa kada tangke ng 16 liters of water. Narito ang timing of application sa carrots ng twister. Kailangan rin ng calcium ang ating tanim, kaya gumamit ng Agway Great Calcium Nitrate. Di rin maiiwasan ang mga unwanted plants o grasses na tumutubo sa inyong mga tanim. Mainam na gamitin ang mga herbicides ng Agway. Una na dyan ang Techweed 480SL na maaaring gamitin for general weed control purposes. Best alternative din ito for pre-planting at total clearing. Maglagay lang ng 12 to 16 tablespoons o 120 to 160 ml sa kada tangke ng 16 liters of water. Magagamit mo rin ang Techburn 15SL na nagkukontrol sa mga annual at perennial grasses, sedges at broadleaf weeds. Ito'y magandang gamitin para sa peripheral weeding. Maglagay lang ng 12 to 16 tablespoons o 120 to 160 ml sa kada tangke ng 16 liters of water. Narito muli ang suggested guide upang makatulong na mahinto ang pagkalat ng mga peste sa ating tanim na patatas. Mula sa patatas at carrots, dadako naman tayo sa isa sa most widely used condiments sa mga pagkain, ang sibuyas. Heto na ang Onion Pest Management Guide. Sa ating bansa, ang Central Luzon, Mimaropa at Ilocos Region ang top onion producers. Umabot nga sa 172,700 metric tons ang na-produce na sibuyas sa Pilipinas noong 2018. May dalawang klase ng sibuyas na tumutubo sa Pilipinas, ang yellow varieties at red varieties. Sa seed establishment at seed sowing ng sibuyas, siguraduhin nasa well-drained, friable soil na may mabuting water holding capacity at high organic matter content. May required fertilizer application ang mga sibuyas na dapat sundin upang maging malusog ang ating mga tanim. Una nating tatalakayin ang mga weeds o ang mga unwanted plants. Ang mga common weeds na tumutubo sa mga tanim na sibuyas ay grasses, sedges at broadleaves. Kaya upang hindi sila tumubo sa inyong mga taniman, gumamit ng ProStar 25EC. Isa itong herbicide na nagkukontrol sa mga weeds by inhibiting an enzyme na protopore pyrinogen oxidase. Maaari rin itong gamitin bilang pre-emergence herbicide. Para sa mga transplanted onions,
mag-apply ng ProStar within 3 days mula sa transplanting at bago umabot ang weeds sa mismong sibuyas. Narito ang iba pang directions for use ng ProStar. Sa dosage naman ito, maglagay lang ng 100 ml sa kada tangke na may 16 liters of water. Katulad ng ibang root crops, hindi rin ligtas ang mga sibuyas sa iba't ibang insect pests. Katulad ng cutworm, nariyan rin ang armyworm. Kaya upang maiwasan ito, mag-apply ng Elicor 5SC. Ang dosage nito ay 1 to 4 tablespoons o 10 to 40 ml kada tangke na may 16 liters ng tubig. Katuwang mo rin ang Equip 50SC sa pagpuksa ng mga pesteng ito. Maglagay lang ng 3 to 4 tablespoons o 30 to 40 ml sa kada tangke. Insala rin sa sakahan ang hatid ng onion thrips at bulb mites. Kaya panangga mo dyan ang Thrip Shield 20SP na isang premier thrips at mites control product sa merkado. Maglagay lang ng isang sachet o 40 grams sa bawat tangke. Makakatulong rin ng AgriGuard 1.8EC laban sa mga pesteng ito. Maglagay lang sa bawat tangke ng 1 to 1.5 tablespoons o 10 to 50 ml. Di rin ligtas ang mga tanim na sibuyas sa leaf miners. Kaya upang mapigilan ang pagkalat nito, magbigay ng Aliyah 24/7 ZC. Maglagay ng 4 to 6 ml kada tankload na may 16 liters of water. Marami rin mga diseases na karaniwang dumadapo sa mga tanim na sibuyas. Una na dyan ang botrytis leaf blight na nagiging sanhi ng leaf blighting. Nandyan din ang purple blotch na nagiging sanhi ng pag-iibang kulay ng mga tanim na maaaring rason ng kanilang pagkamatay. Kaya upang maiwasan ang mga ito, maaaring mag-spray ng Divino 250EC. Maglagay lang ng 1 tablespoon o 10 ml kada tangke ng 16 liters ng tubig. Namiminsala rin sa tanim ang disease na Pythium seed rot o dumping off. Pati na rin ang Fusarium dumping off. Kaya esprayhan sila ng fungicide with contact and preventive activity katulad ng Vanguard 80WG. Maglagay lang sa bawat tangke ng 3 to 6 tablespoons o 30 to 60 grams. Karaniwang disease rin na dumadapo sa mga tanim na sibuyas ang rust na nagdi-develop into circular o elongated orange pustules. Nariyan rin ang smut na nagpapahinto sa growth ng tanim. Pinoproblema rin ng mga magsasaka ang black molds na nagbibigay ng black discoloration sa sibuyas. Maaari nyo rin gamitin para sa mga disease na ito ang Divino 250EC. Maglagay lang ng 1 tablespoon o 10 ml kada tangke ng 16 liters ng tubig. May disease din na tinatawag na leaf streak and bulb rot na nagde-develop ng ring-like pattern sa mga tanim. Panangga mo dyan ang AgriBlue 58WP. Maglagay lang ng 5 to 8 tablespoons o 50 to 80 grams sa bawat tangke ng 16 liters ng tubig. Siguraduhin din na mabibigyan ng saktong nutrisyon ang mga tanim sa pamamagitan ng pagbibigay ng soil conditioner, biostimulant at fertilizer. Maglagay ng KU-Mate S100 na isang soil conditioner na highly concentrated source ng humic acid na may 85% soluble potassium humate at fulvate. Maghalo lang ng 1 to 2 sachets o 100 to 200 grams sa 50 kg bag ng fertilizer. Para naman sa alternative source ng phosphorus na kailangan ng sibuyas, makakatulong dyan ang twister. Sundin rin ang timing of application sa sibuyas. Unang application ay 20 days after planting. Pangalawang application ay 30 days after planting. Pangatlong application ay 40 days after planting upang mabilis bumulas at lumaki ang mga bulb. Maaaring maglagay ng 8 to 24 tablespoons o 80 to 240 ml sa kada tangke ng 16 liters of water. Gumamit rin ng Agway Great Calcium Nitrate upang mapunan ang kinakailangang calcium ng ating tanim. May mga herbicides din ang Agway na maaaring gamitin para maiwasan ang mga unwanted plants o grasses na tumutubo sa inyong mga tanim. Nariyan ang Techweed 480 SL na maaaring gamitin for general weed and control purposes.
maglagay lang ng 12 to 16 tablespoons o 120 to 160 ml sa kada tangke ng 16 liters of water. Epektibo rin ang TechBurn 15 SL na nagkukontrol sa mga annual at perennial grasses, sedges at broadleaf weeds para sa peripheral weeding. Maglagay lang ng 12 to 16 tablespoons o 120 to 160 ml sa kada tangke ng 16 liters of water. Narito muli ang suggested guide upang makatulong na mahinto ang pagkalat ng mga peste sa ating tanim na sibuyas. Ayan! Sana ay nabigyang solusyon ng inyong mga pinuproblema sa sakahan. Ang problema sa gulay mo, sagot ng iyong katuwang sa pagsasaka, ang Agway Chemicals Corporation. Agway is the best way! Alright! Ayan! Puso! Ayan! Puso para sa lahat ng ating mga kagway. Nakita na ninyo mga kagway. Yun po yung ating unang topic ngayon. Ayun po yung root crops. Di ba grabe? Ganun pala katindi. Yun yung mga problema. I mean, ang daming in-encounter na problema na ating mga magsasaka sa kanilang mga pananim na carrots, patatas, at sibuyas. Sila yung mga pasok sa ating grupo ng root crops. Siyempre, nalaman na natin kung ano mga solusyon doon. Kung paano susolusyonan yung kanilang iba't ibang problema sa mga root crops. At sigurado ako mga kaagway na marami kayong mga katanungan. Kaya uulitin ko po, huwag po kayong mahiya. Magbigay po kayo ng katanungan dahil sasagutin po namin yan mamaya. Huwag po ninyong kalimutan mga kaagway, ilagay sa ating comment section ang inyong name, comma, location, comma, ang inyong contact details, yung contact number, ayan, at syempre, email ad kung meron, mas mabuti po, at ilagay nyo po ang inyong katanungan doon. Alright, importanteng nandun yun para makita namin at ma-assist kayo kaagad na ating Agway Technical Team. Alright, ngayon, mga kaagway, ang tanong ko sa inyo, Agway, ready na ba kayo sa susunod natin pag-uusapan? Agway, ready na! Ayan, Agway, ready na! Kung Agway, ready na kayo, Agway, ready na rin kami. Dahil oras na upang talakayin natin ang mga gulay na crucifers! Ayan, alam nyo ba kung ano yung mga gulay na crucifers? Ayan, o yan, antay ko, mag-comment kayo, ha? Ayan, okay, eto na. Ang mga gulay na crucifers, mga kaagway, eto yung cabbage, broccoli, Chinese cabbage, at cauliflower. Ito pala sila, crucifers pala itong mga to. Ang mga problema nila, o ang mga problema natin mga magsasaka patungkol sa mga gulay na ito, eto, alamin natin at ano ang mga solusyon para dito. Sabay nating panoorin at bigyang solusyon, eto na. Hilig nyo ba ang mga gulay na cabbage, cauliflower, broccoli, at Chinese cabbage? Kadalasang ginagawang salad, sangkap sa pansit, chapsoy at iba't ibang ulam. Yan ang crucifers. Kaya tutok na sa ikalawang yugto ng ating webinar. Oras na para malaman kung ano ang mga peste o insektong umaatake sa mga gulay na ito at kung ano ang mga solusyon na produkto mula sa ating katuwang sa pagsasaka, ang Agway Chemicals Corporation. Una nating tatalakayin ang cabbage o repolyo. Alam nyo bang halos 22.36,000 metric tons ang naiproduce mula April hanggang June ngayong taon? Ang CAR o Cordillera Autonomous Region nga ang may pinakamalaking producer sa bansa na may 80.2%. Isa rin sa mga high demand na crucifers ang Chinese cabbage o pechay na kadalasang sangkap ng nilagang baka at bulalo. CAR o Cordillera Autonomous Region din ang top producer ng pechay sa Pilipinas na umabot sa halos 87%. Kabilang din ang cauliflower sa mga in-demand na crucifers. Ang puting parte ng cauliflower lang ang pwedeng kainin, ang kadalasang tinatawag na curd. Ang Benguet at Ilocos Region ang top producers ng cauliflower sa bansa. At syempre, ang isa sa mga paborito kong gulay, ang broccoli. Nangunguna pa rin ang CAR o Cordillera Autonomous Region bilang top producer ng broccoli sa Pilipinas. Sinundan ito ng Northern Mindanao, Central Visayas at Cagayan Valley. At sa early stage ng mga crucifers vegetables na ito, ay meron ng peste na umaaligid. Ito nga ang mga slugs.
kayang lumaki ng slugs hanggang 10 cm. Kumakain sila ng mga holes sa mga dahon at nagiiwan ng trail of mucus na hindi magandang tingnan sa mga tanim. Kasangga mo sa laban sa mga slugs ang deadline 6% pellet. Naiiwasan nito ang pag-produce ng slimy mucus sa katawan ng mga snails at slugs. Nagri-resulta ito sa kanilang pagkaka-dehydrate na nagiging rason ng pagkamatay. Maaari itong i-apply sa pamamagitan ng broadcast at spot application. Ang dosage nito ay 500 grams to 1 kilogram per hectare. Sa pagpapalaki ng mga cruciferous vegetables, di rin may iwasan ang pag-atake ng mga insekto at peste sa sakahan. Una na dyan ang aphids. Ito ay isang insect vector sa iba't ibang viruses. Ginagawang kulot ng aphids ang mga growing tips na nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga tanim. Wala ring ligtas ang ating mga tanim sa pinsalang hatid ng mga leaf miners kung saan ang heavy infestations ay nagiging dahilan ng pagkahulog at pagkalanta ng mga dahon. Mabisang panlaban sa mga pesteng ito ang AgriGuard 1.8 EC. Tina-target nito ang transmission ng neuromuscular systems ng mga insekto. Maglagay lang sa bawat tangke ng 1 to 1.5 tablespoons o 10 to 15 ml. Mag-apply rin ng Agritayon 40 EC. Ito ay nagpipenetrate sa plant tissue at nagtatranslocate sa substream na nagbibigay ng plant toxic sa mga saking at rasping insect. Para sa dosage nito, lagyan lang ang isang tangke ng 2 to 5 tablespoons o 20 to 50 ml. Makakatulong rin ang Ultracron. Ito ay may ovicidal properties. Nag-i-exhibit rin ito ng translaminar effect sa mga treated crops. Maglagay lang ng 3 to 5 tablespoons o 30 to 30 ml sa bawat tangke. Wala ring ligtas ang ating mga tanim sa diamond back moth. Kinakain ito ang coal crop leaves between the large veins at midribs. Nag-iiwan rin sila ng window panning effect sa mga tanim. Perwisyo sa sakahan din ang hatid ng cutworms. Ang mga most common species nito ay ang black cutworm at variegated cutworm. Kadalasan nilang tinitira ang mga tangkay ng mga batang tanim. Pahirap din sa pananim ang mga armyworms na namiminsala ng mga dahon. Ang mga batang larvae nito ay kumakain bilang isang grupo, skeletonizing the leaves. Kaya upang mapuksa ang mga pesteng ito, mag-apply ng Elicor 5SC. Ito ay unique insecticide na gumagambala sa normal muscle contraction ng mga insekto na nagriresulta sa kanilang pagkamatay. Ang dosage nito ay 1 to 4 tablespoon o 10 to 40 ml kada tangke na may 16 liters ng tubig. Mabisa rin sa pagsugpo ng mga insekto ang Equip 50SC. Ito ay epektibo sa way of ingestion na nagiging sanhi ng neutral excitation at convulsion na nagiging sanhi sa pagkamatay ng mga insekto. Maglagay lang ng 3 hanggang 4 na tablespoons o 30 to 40 ml sa kada tangke. Mag-apply din ng Vessel 300 EC na isang broad spectrum insecticide at termiticide na may contact, stomach and fumigant action. Maglagay lang ng 2.5 to 3.5 tablespoons o 25 to 35 ml sa kada tangke. Common disease rin sa mga crucifer ang downy mildew, alternaria leaf spot at club root. Panlaban mo sa mga disease na ito ang Vanguard 80WG. Ito ay isang multi-site action product na nagsisigurong walang resistance buildup sa mga target diseases kung palagi itong gagamitin. Maglagay lang sa bawat tangke ng 3 hanggang 6 na tablespoons o 30 to 60 grams. Mabisa rin gamitin ang Custodia 320SC na isang broad spectrum fungicide na may systemic, translaminar, preventive at curative action. Ang dosage naman nito ay 2 to 2.5 tablespoons o 20 to 25 ml kada tangke. Gumamit rin ng Agricoat MZ. Ito ay isang premium product na may high purity at highly soluble mula sa Mangozeb formulation.
maglagay lang ng 5 tablespoons o 50 grams sa kada tangke. Effective rin sa mga diseases na ito ang Daninil 720SC. Ito ay nagbibigay ng excellent tenacity sa leaf surface ng mga treated crops. Para sa dosage nito, sa kada tangke ay maglagay ng 5 tablespoons o 50 ml. Masusugpo rin ng Divino 250EC ang mga diseases na downy mildew at alternaria leaf spot. Ito ay isang unique formulation na hindi lumilikha ng strong odor at kinukontrol din ito ang wide variety ng crop diseases through foliar application. Maglagay lang ng 1 tablespoon o 10 ml kada tangke ng 16 liters ng tubig. Ang clubroot ay isa sa pinakamahirap na sakit sa crucifer. Para mabawasan ang pagkalat nito sa lupa, pwede tayong mag-spray ng fungicides during land preparation and before planting gamit ang Vanguard 80WG. Inirekomenda din na mag-crop rotation para mabawasan ang pagdami nito sa lupa. Panatilihin ang pH at soil acidity sa lupa gamit ang KU-Mate S100. Siguraduhin ring nabibigyan ng tamang nutrisyon ang mga crucifers na broccoli, cabbage, cauliflower at Chinese cabbage. Kailangang mabigyan sila ng mga soil conditioner, biostimulant at fertilizers. Kaya't bigyan sila ng KU-Mate S100. Ito ay isang soil conditioner na highly concentrated source ng humic acid na may 85% soluble potassium humate at fulvate. Nagbibigay ito ng benepisyo sa lupa upang ma-improve ang nutrient holding activity, water holding capacity at carbon food source para sa beneficial soil microorganism. Ihalo lang ang isa o dalawang sachets bawat isang sako ng fertilizer. Para naman bigyang tugon ang nitrogen deficiency, mag-apply ng Multimate. Ito ay kombinasyon ng iba't ibang key trace elements na nakakatulong upang mapasigla at ma-assist ang enzyme system ng tinatanim. Maglagay lang ng 4 to 8 tablespoons o 40 to 80 ml sa bawat tangke na may 16 liters of water. Mag-apply din ng Atlantic 48SL na nakakatulong upang mapa-improve ang paglaki at masigurong high quality ang mga tanim. Maglagay lang ng 5 to 6 tablespoons o 50 to 60 ml kada tangke. Makakatulong rin ang Twister na isang alternative source ng phosphorus. Para masuplayan ang kakulangan sa phosphorus, maaaring maglagay ng 8 to 16 tablespoons o 80 to 160 ml sa kada tangke ng 16 liters of water. Sundin rin ang timing of application ng Twister. Unang application ay 20 days after planting. Pangalawang application ay 40 days after planting. Pangatlong application ay 60 days after planting. Mainam ring gamitin ang Agway Great Calcium Nitrate upang mapunan ang kinakailangang calcium ng ating tanim. Para naman sa mga unwanted plants o damo sa inyong sakahan, epektibo dyan ang mga herbicides ng Agway. For general weed control purposes, gamitin ang Techweed 480SL. Ito ay best alternative for pre-planting at total clearing. Maglagay lang ng 12 to 16 tablespoons o 120 to 160 ml sa kada tangke ng 16 liters of water. Maaasahan mo rin ang TechBurn 15SL na nagkukontrol sa mga annual at perennial grasses, sedges at broadleaf weeds. Maglagay lang ng 12 to 16 tablespoons o 120 to 160 ml sa kada tangke ng 16 liters of water. Ito ay magandang gamitin para sa peripheral weeding. Narito naman ang suggested guide upang makatulong na mahinto ang pagkalat ng mga peste sa ating tanim na cabbage, cauliflower, broccoli at Chinese cabbage. Talagang nakakawaw ang pagsasaka. Hindi ka lang kumikita,
Naghahatid ka pa ng pagkain sa bawat pamilyang Pilipino. Kaya't kung may problema ka sa sakahan, kami ang bahala dyan. Kami ang palaging katuwang ng mga magsasaka. Ang Agway Chemicals Corporation. Alright, puso ulit. Ayan, puso. Ayan, dahil may nalaman na naman tayong panibagong kaalaman. Grabe, no? Crucifers pala yung tawag sa mga gulay na yon. Sir Boy, Sir Boy. Hello, sir. Yep, yep. Ah, ayan. Yes. Sir Boy, crucifers pala ang tawag sa mga yon. Saan ba galing yung crucifers pala, sir? Yung word yung na crucifers. Mm-hmm. Crucifers, galing yan sa word crucifix. Crucifix. Ayan, Cruz. Bakit yun yung pinangalan sa kanila, sir? May purmang kasi yung bulaklak niya na no, purmang Cruz. Crucifix din eh. Cruz. Mm-hmm. Ganun. Kaya pala, crucifers. First time kong malaman, sir, crucifers pala ang tawag sa grupo nitong cabbage, broccoli, Chinese cabbage, at cauliflower. Ito yung mga mahilig kainin ng mga health conscious, mga diet conscious. Wow. Ayan. Malamang, sir, paborito mo rin kainin itong mga crucifers na ito. Yes, yes, yes. Masarap, sir, no? Lalo pa sa mga salad-salad. Ayan. Alright. So, ayun mga ka-agway, talagang the best way talaga ang agway sa pagbibigay ng solusyon sa ating mga tanim na crucifers. Ayan. Kung may mga katanungan kayo, mga ka-agway, huwag po kayong mahiya. I-type nyo na po yan sa ating comment section dahil sasagutin po namin yan maya-maya lang. Alright. Mula sa usapang root crabs at crucifers, ang tanong mo na naman, eto, Agway, ready na ba kayo sa ating susunod na grupo ng mga gulay? Agway, ready na! Agway, ready na! Talaga dapat Agway, ready pa kayo palagi. Agway, ready tayo palagi para sa ating mga sakahan. Atin namang tatalakayin ngayon ang mga gulay sa Solanaceous at Cucurbits. Oh, di ba? Grabe, interesting. Ano kaya itong mga gulay na ito? Ano-ano din ang mga kalaban na ating mga magsasaka sa sakahan para sa mga gulay na ito? Upang masolusyonan at maiwasan ito, eto, sabay-sabay nating tuklasin at gawin, panoorin natin ito. Oh my gulay! Sadyang masustansya, pero mahirap alagaan. Kung pinuproblema mo ang mga peste, diseases at physical disorders sa inyong mga tanim na gulay, abay, huwag kang mag-alala. Dahil sa pagpapatuloy ng ating Vegetable Pest Management Webinar, Gulay Ko, Sagot Mo, bibigyan namin ng solusyon ang inyong mga suliranin kasama ang katuwang ng mga magsasaka, ang Agway Chemicals Corporation. Narito ang mga iba't ibang klase ng gulay na karaniwang tinatanim gaya ng talong, kamatis, okra, sili, ampalaya at iba pa. At kakabit ng pagtatanim nito, di rin may iwasan ang maraming insekto at peste na sumisira sa mga tanim. Una na dyan ang mites. Ang mga mites ay nag-i-inject ng toxin sa mga tanim na nagkukos ng distortion at bronzing. Umaatake rin sa ating mga tanim ang thrips na gumagawa ng silvering at flaking sa mga dahon ng seedlings. Perwisyo rin sa sakahan ang hatid ng aphids na isang insect vector sa iba't ibang viruses. Ginagawang kulot ng aphids ang mga growing tips na nagiging sanhi ng pagkamatay. Isa rin sa mga namiminsala ay ang leaf hoppers, lalo na ang mga adults. At kapareho ng thrips at mites ang damage na ginagawa. Pinsala rin ang hatid ng mga white flies sa ating mga tanim na gulay dahil ang damage nito ay poor growth, leaf yellowing at pagkahina ng tanim. Kalaban rin ng ating sakahan ang mga mealybugs na tinitwist at kinukulot ang mga stems at dahon ng tanim. Makikita ito sa mga stems, leaves, flower buds at petioles. Nagpapahirap rin sa sakahan ang green vegetable bug na nagdi-develop ng water-soaked lesions at malformation sa paglaki ng mga apektadong area. Pahirap din sa pananim ang mga armyworms na namiminsala ng mga dahon. Ang mga batang larvae nito ay kumakain bilang isang grupo, skeletonizing the leaves. Grabe rin ang perwisyong kayang gawin ng mga cutworms.
Ang mga most common species nito ay ang black cutworm. Kadalasan nilang tinitira ang mga tangkay ng mga batang tanim. Di rin ligtas ang mga tanim sa budworm na kung saan pwede silang mag-defoliate at nakakamatay sa tanim sa seedling stage. Pirwisyo rin ang hatid sa sakahan ng mga eggplant fruit caterpillar. Kadalasan ang mga larvae nito ay nagbo-bore sa mismong prutas o bunga na nagriresulta sa pagkahulog o pagkasira nito. Wala ring ligtas ang mga gulay sa eggplant fruit and shoot borer na kadalasang nakikita sa mga dahon, bulaklak at fruit o bunga ng tanim. Pagkatapos ng hatching, ang larvae ay nagbo-bore sa pinakamalapit na tender shoot, flower, fruit o kahit anong butas na may excreta. Isa rin sa namiminsala sa mga tanim ay ang fruit fly. Ginagawa nila ang mga mature at ripe fruit na egg-laying sites at ang subsequent na larval feeding sa mga fruit tissue ay nag-i-encourage sa mga fruit-rotting organisms. Bilang panlaban sa mga insekto, maaari kayong maglagay ng mga insect attractant. Epektibo ito dahil naa-attract ang mga lalaking insekto sa material at kulay na ginagamit dito. Common rin na insektong dumadapo sa ating mga tanim ang leaf miners, kung saan ang heavy infestations ay nagiging dahilan ng pagkahulog at pagkalanta ng mga dahon. Namiminsala rin sa sakahan ang insektong white grubs na kayang lumaki ng 15 to 30 mm long. Ang damage na kayang gawin nito ay pinuputol ang mga ugat ng mga halaman. Dahil wala ng nutrisyong sumusuporta sa tanim, kaya nangihina ang mga halaman na rason ng pagkahulog ng mga dahon. Dumadami sila tuwing matagal na dry weather. Isa rin sa mga insektong mapaminsala ang weevils. Ang mga larvae nito ay kinakain ng roots at underground stem ng mga tanim na nagiging ring bark o nagiging rason ng pagkamatay ng mga tanim. At upang maiwasan at mapuksa ang mga mapaminsalang insekto at peste sa sakahan, sagot kayo ng mga produkto ng Agway Chemicals Corporation. Una na dyan ang AgriGuard. Ito ay mainam na i-apply sa mga mites. Tina-target ang transmission ng neuromuscular systems ng mga insekto. Maglagay lang sa bawat tangkay ng 1 to 1.5 tablespoons o 10 to 15 ml. Panlaban naman natin sa mga mites at leaf miners ang Equip 50SC. Ito ay systemic insecticide. Epektibo sa way of ingestion na nagiging sanhi ng neutral excitation at convulsion na nagiging sanhi sa pagkamatay ng mga insekto. Maglagay lang ng 3 to 4 tablespoons o 30 to 40 ml sa kada tangke. Pananggam mo rin ang produktong Thrip Shield 20 SP laban sa mites at thrips. Ito ay isang premier thrips at mites control product sa merkado. Maglagay lang na isang sachet o 40 grams sa bawat tangke. Upang maiwasan naman ang thrips, aphids, white flies, budworm, cutworm, armyworm, eggplant fruit caterpillar, eggplant fruit and shoot borer, i-apply ang Alia 24/7 ZC na isang broad-spectrum insecticide na kayang kontrolin ang mga sucking at chewing pests. Maglagay lang ng 4 to 6 ml kada tank load. Maaari mo ring i-apply ang Agritayon 40 EC laban sa thrips, aphids, leaf hoppers, mealybugs at leaf miners. Ang Agritayon 40 EC ay nagpipenetrate sa plant tissue at nagtatranslocate sa substream na nagbibigay ng plant toxic sa mga sucking at rasping insect. Para sa dosage nito, lagyan lang ang isang tangke ng 2 to 5 tablespoons o 20 to 50 ml. Para naman sa mga insektong aphids, eggplant fruit caterpillar, eggplant fruit and shoot borer at fruit fly, epektibong gamitin ang Strength 40 SP. Ito ay nagpo-provide ng quick knockdown with excellent control sa mga target pests. Maglagay lang ng 2 to 3 tablespoons o 20 to 30 ml sa isang tangke na may 16 litrong tubig. Hanep rin ang epekto ng Deliver 2.5 EC sa mga insekto at pests na leaf hoppers, mealybugs,
at green vegetable bag. Nagpo-provide ang Deliver 2.5 EC ng longer residual activity at good ovicidal properties. Lagyan lang ang tangke ng 1.5 to 2 tablespoons of 15 to 20 ml. Maaari mo rin gamitin ang Lauda 250 SC sa mga insekto at pests na leafhoppers, whiteflies at mealybugs. Ang Lauda 250 SC ay may high level ng activity laban sa mga Homopterus insects. Para sa dosage nito, maglagay ng 1 to 1.5 tablespoons o 10 to 15 ml sa kada tangke ng 16 litrong tubig. Fen2M 50 EC naman ang iyong panlaban sa whiteflies at weevils. Epektibo ang Fen2M 50 EC laban sa wide range na chewing and piercing sacking phytophagous insects. Lagyan lang ang tangke ng 2 to 5 tablespoons o 20 to 50 ml. Magagamit mo rin ng MPED laban sa mealybugs. Ito ay isang excellent organic insecticide. Alternative solution din ito sa mga synthetic at conventional crop products. Maglagay lang sa isang tangke ng 16 liters of water ng 2 to 6 tablespoons o 20 to 60 ml. Ultracron naman ang panlaban sa mga green vegetable bug. Ito ay may ovicidal properties. Nag-i-exhibit rin ito ng translaminar effect sa mga treated crops. Maglagay lang ng 3 to 5 tablespoons o 30 to 35 ml sa bawat tangke. Panlaban mo rin sa mga mapaminsalang budworm, catworm, armyworm, eggplant fruit caterpillar at eggplant fruit and shoot borer ang Elicor 5SC. Ito ay unique insecticide na gumagambala sa normal muscle contraction ng mga insekto na nagriresulta sa kanilang pagkamatay. Ang dosage nito ay 1 to 4 tablespoons o 10 to 40 ml kada tangke na may 16 liters ng tubig. I-apply naman ang Vessel 300 panlaban sa budworm, catworm, armyworm, white grubs at weevils. Ang Vessel 300 EC ay isang broad-spectrum insecticide at termiticide na may contact, stomach and fumigant action. Maglagay lang ng 2.5 to 3.5 tablespoons o 25 to 35 ml sa kada tangke. Wala ring ligtas ang mga tanim natin sa iba't ibang bacterial diseases na nakakapinsala hindi lang ng tanim, pati na ng kabuhayan ng mga magsasaka. Una na dyan ang bacterial canker. Narito ang iba't ibang sintomas na lumalabas sa gulay katulad ng kamatis. Maraming sources ng infection ang bacterial canker. Isa na rito ang mismong bacterium na kayang mabuhay ng 6 na buwan sa lupang pinagtataniman. Kaya nitong kumalat agad sa mga seedbed o nursery kahit maliit lang ang infected seedlings sa simula. Isa rin sa nakakapinsala sa mga tanim ang bacterial soft rot na may iba't ibang sintomas. Ang bacterium nito ay isang common soil inhabitant na source ng infection sa mga tanim. Maraming paraan ng pagkalat nito. Isa na ang irrigation water and contact ng fruit o bunga. Mabilis ring kumalat sa mga tanim ang bacterial specks. Ito ang mga sintomas. Kadalasang source ng infection ay ang infected seed, seedlings at contaminated soil. At kayang mag-survive ng bacterium sa soil ng 30 weeks. Common din ang bacterial wilt sa mga taniman. Umaatake ito sa mga gulay, lalo na sa kamatis, talong at sili. Maraming sources ng infection. Isa na rito ang bacteria na mula sa soil na kumakalat dahil sa irrigation. Kumakapit din ito sa mga farm equipment, sa mga soil sa tractor tires at boots ng mga magsasaka. Marami ring magsasaka ang namumroblema sa bacterial spot. Narito ang mga sintomas. Nagsisimula ang disease sa buto ng tanim at nakakalat lalo na kung palaging basa ang pinagtatamnan. Kaya mainam na i-apply sa mga tanim ang panlaban sa mga bacterial diseases. At yan nga ang AgriBlue 58WP. Ito ay isang broad-spectrum contact fungicide at bactericide.
maglagay lang ng 5 to 8 tablespoons o 50 to 80 grams sa bawat tangke ng 16 liters of water. Isa rin sa suliranin ng ating mga kaagway na magsasaka ang mga fungal diseases, katulad ng late blight, na umaatake sa tanim lalo na sa kamatis. Mabilis itong kumalat sa pamamagitan ng hangin at water splash. Nakakapinsala rin sa mga tanim ang dumping off. Ang source of infection ay ang mga contaminated soil at propagation mix or seed. Kumakapit ito sa mga equipment at suot na boots ng mga workers. Kaya mabilis kumakalat sa sakahan. Kaya para labanan ang late blight at dumping off, mag-apply ng Vanguard 80WG. Ito ay isang multi-site action product at magaling sa soil-borne diseases na nagsisigurong walang resistance buildup sa mga target diseases kahit palagi itong gagamitin. Maglagay lang sa bawat tangke ng 3 to 6 tablespoons o 30 to 60 grams. Mabisa ring gamitin ang Custodia 320SC na isang broad-spectrum systemic fungicide na may systemic, translaminar, preventive at curative action. Ang dosage naman ito ay 2 to 2.5 tablespoons o 20 to 25 ml kada tangke. Perwisyo rin ang hatid ng mga fruit rats na kadalasang dumadapo sa mga kamatis at sili. Kabilang din ang powdery mildew sa mga fungal diseases na nakakasama sa sakahan. Ito ay nagre-require ng living host or alternative host upang mabuhay. Mabilis itong kumalat dahil kumakapit ito sa mga equipment at sa mga suot ng magsasaka. Nariyan rin ang fusarium wilt, kung saan ang most infections ay nanggagaling sa fungus with infected tomato debris. Kumakapit ito sa mga equipment at sa mga suot ng magsasaka, kaya mabilis kumalat. Kaya upang labanan ang fruit rats, powdery mildew at fusarium wilt diseases, gumamit ng Agricoat MZ. Ito ay isang premium product na may taglay na high purity at highly soluble form na Mangozeb formulation. Maglagay lang ng 5 tablespoons o 50 grams sa kada tangke. Effective rin sa mga diseases na ito ang Daninil 720SC. Ito ay nagbibigay ng excellent tenacity sa leaf surface ng mga treated crops. Para sa dosage nito, sa kada tangke ay maglagay ng 5 tablespoons o 50 ml. Kaya ring masugpo ng Divino 250EC ang mga diseases na ito. Ito ay isang systemic fungicide na unique ang formulation dahil hindi lumilikha ng strong odor at kinukontrol rin nito ang wide variety ng crop diseases through foliar application. Maglagay lang ng 1 tablespoon o 10 ml kada tangke ng 16 liters ng tubig. Dapat rin nating masiguro na malusog ang ating mga tinatanim at may angkop silang nutrisyon upang maging masagana ang ating ani. Unang kailangan ng mga tanim ay ang sapat na nitrogen. Dahil kung walang nitrogen, nagiging maputla at mahina ang mga tanim. Kailangan rin na balanse ang nitrogen sa ating mga tanim upang masigurong maganda ang kanilang mga prutas o bunga. Kaya't para sa nitrogen deficiency, makakatulong dyan ang Multimate. Ito ay kombinasyon ng iba't ibang macro at key trace elements na nakakatulong upang mapasigla at ma-assist ang enzyme system ng tinatanim. Maglagay lang ng 4 to 8 tablespoons o 40 to 80 ml sa bawat tangke na may 16 litro na tubig. Kailangan rin ng ating mga tanim ng potassium upang maiwasan ang yellow discoloration at pagkalanta. Nararapat rin na i-check palagi ang potassium levels sa lahat ng stages up to and during harvest. Ang mga potassium deficiencies ay lumalabas sa light sandy soils. Para sa potassium deficiency, makakatulong ang KU-Mate 26% na nag-i-enhance ng nutrient uptake na kailangan ng mga tanim sa saktong growth and development. Maglagay lang ng 20 to 30 tablespoons o 200 to 300 ml sa isang tangke. Ituloy-tuloy na ito sa pagbibigay ng KU-Mate S100
na isang soil conditioner na highly concentrated source ng humic acid na may 85% soluble potassium humate at fulvate. Nagbibigay ito ng benepisyo sa lupa upang ma-improve ang nutrient holding activity, water holding capacity, at carbon food source para sa beneficial soil microorganism. Maghalo lang ng 1 to 2 sachets o 100 to 200 grams sa 50 kilogram bag ng fertilizer. Kailangan rin ng mga tanim ng phosphorus. Dahil kung wala ito, maaari silang manghina at mapapabagal ang kanilang paglaki. Kailangan ring mag-conduct ng mga soil test dahil kung hindi tama ang phosphorus level, nararapat itong i-adjust. Kaya't makakatulong ang twister na isang alternative source ng phosphorus. Para masuplayan ang kakulangan sa phosphorus, maaaring maglagay ng 8 to 24 tablespoons o 80 to 240 ml sa kada tangke ng 16 liters of water. Isa rin ang zinc sa kailangan ng ating mga tanim. Dahil kung kulang ang zinc, nahihirapan sila sa paglaki at madaling mahulog ang mga bunga at bulaklak mula sa tanim. Bago magtanim, i-check muna ang soil pH at nutrient levels. Makikita mo rin na kulang ang zinc sa halaman kung ito ay pale at distorted. Upang masuplayan ang kinakailangang zinc, gumamit ng Zincmate. Ito ay organically chelated liquid zinc at kinokorek nito at piniprevent ang zinc deficiency sa mga halaman. Maglagay lang ng 10 to 20 tablespoons o 100 to 200 ml sa isang tangke na may 16 liters of water. Di rin mawawala sa mga kailangan ng halaman ang calcium. Dahil kung may kakulangan sa calcium, magiging maitim at bulok ang bunga ng mga tanim. Kaya nararapat na i-check palagi ang pH at calcium levels upang masigurong healthy ang mga tanim. Kaya mainam na gamitin ang Agway Great Calcium Nitrate upang mapunan ang kinakailangang calcium ng ating tanim. Siguraduhin rin na hindi kulang sa iron, magnesium at manganese ang mga tanim. At upang magtuloy-tuloy ang masaganang ani sa ating sakahan, dapat ay binibigyan natin sila ng mga soil conditioner, foliar fertilizers at biostimulant. Maaari mag-apply ng K-Humate S100. Ihalo lang ang isa o dalawang sachets bawat isang sako ng fertilizer. Mag-apply rin ng Atlantic 48SL na nakakatulong upang mapa-improve ang paglaki at masigurong high quality ang mga tanim. Maglagay lang ng 5 to 6 tablespoons o 50 to 60 ml kada tangke. Nariyan rin ang Sinetes na merong active ingredient na oligosaccharides na nakakatulong na i-activate ang flowering hormone at polyamines. Maganda itong gamitin sa talong, kamatis, ampalaya at sili. Maging masinop rin tayo sa mga disorders sa ating mga tanim, katulad ng sunburn damage. Isa sa mga sintomas nito ay ang pag-iibang kulay ng tanim. Sanhi nito ang sobrang init ng paligid. Ang sunburn ay physiological problem at hindi sanhi ng insects, fungi at bacteria. Heat stress naman ang tawag dito sa mga bagong tubo na halaman. At pati ang mga prutas ay nakakaranas nito. Kaya upang maproteksyonan ang mga tanim, mag-apply ng Surround 95WP na tumutulong upang ma-regulate ang surface temperature ng halaman. At nare-reduce nito ang sunburn damage. Mag-apply lang ng 25 tablespoons o 250 grams sa bawat tangke na may 16 litro ng tubig. Magbigay rin ng mga organic insecticide upang maproteksyonan ang mga halaman. Kaya gumamit ng MPED. Maglagay lang sa isang tangke ng 16 liters of water ng 2 to 6 tablespoons o 20 to 60 ml. Mainam itong gamitin kung malapit ng anihin ang ating mga gulay kasi wala itong residue na may iwan sa ating mga gulay. Kaya ligtas at safe sa ating mga consumers. At upang mapatay ang mga mollusks at slugs, magbigay ng deadline 6% pellet. Naiiwasan nito ang pag-produce ng slimy mucus sa katawan ng mga snails at slugs.
Nagriresulta ito sa kanilang pagkakadehydrate na nagiging rason ng pagkamatay. Kung problema nyo ang unwanted plants o damo sa inyong sakahan, may mga herbicides ang Agway na maaaring gamitin para maiwasan ito. Nariyan ang Techweed 480 SL na maaaring gamitin for general weed control purposes o pre-planting herbicide control. Maglagay lang ng 12 to 16 tablespoons o 120 to 160 ml sa kada tangke ng 16 liters of water. Epektibo rin ang Techburn 15 SL na nagkukontrol sa mga annual at perennial grasses, sedges at broadleaf weeds. Ito ay magandang gamitin sa inter-row weeding. Maglagay lang ng 12 to 16 tablespoons o 120 to 160 ml sa kada tangke ng 16 liters of water. Narito ang suggested guide upang makatulong na mahinto ang pagkalat ng mga peste sa ating tanim na gulay. Gawin na at i-apply ang mga produkto ng Agway para masigurong malusog ang ating mga tanim at malaki ang kita. Ang mga gulay na ito ay hindi lang nagbibigay sa atin ng sustansya. Natutulungan rin ito ang hanap buhay ng ating mga minamahal na magsasaka. Kaya mga ka-Agway, kung may problema, huwag mangamba. Palagi nyo kaming katuwang sa inyong pagsasaka. Agway is the best way! Alright, puso ulit! Papusuan naman dyan mga ka-Agway. Pakipusuan naman dyan. Ayan. Diba ang galing? Talagang ang dami nating natutunan ngayon. Diba? Sinabi ko sa inyo, punong-puno tayo ng kaalaman ngayong hapon. Alright, palakpakan natin ng Agway. Ayan, palakpakan. At bilang pagbigay ng palakpak, siyempre, again, bigay nyo, heart. Heart dyan. Ayan, nakita ko ngayon, no? Nag-aakyatan yung mga heart. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga ka-Agway. Alright, so napanood na natin. Ayan, no? Yun po yung huling batch natin ng mga gulay. Yun ang tawag sa kanila ay Solanaceous at Cucurbits. Sir Gerson, matanong lang kita, Sir Gerson. Sa mga nabanggit na gulay dun sa grupo ng Solanaceous at Cucurbits, sir, alin na dun yung natanim mo na o meron kang tanim, sir? Yung talong at saka yung kamatis kasi pwedeng sa backyard yan eh. Aha. Uh-huh. Wala ba silang pinipiling, ano, sir? Walang pinipiling lugar? Yung kwan, yung lugar, wala naman kasi yun yung madalas nating kahit buto nga yung paggulay, itapon mo lang yan. Tutubo yan. Ano? Ayun. So, sila yung pinakamadaling itanim, sir, kumbaga. Oo. So, sila rin yung may maraming sakit kasi madali nga itanim. Yeah. Yan yung madali atakihin din ng sakit at mga insekto. Ayun. Alright. So, salamat, Sir Gerson. Ako, marami akong tanong, Sir Gerson, na hindi ako farmer, ha? Ngayon ko lang nalaman itong mga bagay na to. Malamang yung ating mga ka-Agway na nanonood ngayon, marami din silang katanungan. Alright, again, in-encourage po namin kayo mga ka-Agway na magbigay kayo ng katanungan sa ating comment section ngayon, sa ating live comment section. Ayan po, itype na po dyan ay inyong name, ulitin ko, location, inyong contact number, email address, mas mabuti kung meron, pero okay lang kung wala. Importante, nandun yung contact number nyo, at syempre, ang inyong katanungan. Ayan po, dahil eto na mga ka-Agway, simulan na natin. Nandito na tayo sa ating Q&A portion. Alright. Eto na. Sir Boy at Sir Gerson, Agway, ready na ba kayo para sa ating Q&A portion? Agway, ready na. Ayan, Agway, ready na. Ulit, sir. Mukhang hindi ako, ano dun, hindi ako, hindi ako satisfied dun. Hindi approve sa akin. Okay, ulitin natin. Ganyan. Agway, ready na. Ready na. Ayun, sige, ulit, sir. Sir Boy at Sir Gerson, Agway, ready na ba kayo para sa ating Q&A portion? Agway, ready na! Ayan, Agway, ready na! Agway, ready na yung ating dalawang experts, mga ka-Agway. Narinig ninyo, kaya eto na. Pipili na tayo. Nakikita ko na actually kanina habang nag-play tayo ng video. May mga nagtatanong na. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng paunang tanong. Keep your questions coming. Ayan, sasagutin namin yan. Eto, pipili na kami ng mga katanungan ninyo. Eto, ma-scroll ko lang. Again, salamat po sa lahat ng mga nagko-comment ngayon. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagmamahal at support. Lalo pa yung mga nagpipindot dyan ng puso. Maraming salamat. Ayan, puso po para sa inyo.
dahil sabi nga ng, I mean, gaya nga ng sinabi ko kanina, hashtag Agway, we love farmers. Mahal na mahal po kayo ng Agway. Okay, ito na. Nag-scroll lang ako. Pipili tayo ng mga katanungan ngayon. Ayan. So ito, may kumpletong detalye. Dapat may name, location, inyong contact number. Nagbigay nga. Ayan, nagbigay na sila. At syempre, ang inyong katanungan. Okay, ito na ating first question. Ating first question mula sa... Teka. Marami-rami to. Ito. Mukhang interesting tong question na to. Ang ating first question ay... Anong klaseng insekto ang kinukontrol ng Helicore 5SC? Itong question na to ay galing kay Sir Sergio Abad ng Mapawa Maragusan. Ayan, sa lahat ng mga taga Maragusan, ayan. Malamig din dyan, ayan. Alright, Sir Sergio, ang tanong mo, ito nga, anong klaseng insekto ang kinukontrol ng Helicore 5SC? Sino ba ang unang sasagot sa ating Buenamanong tanong? Sino sir? Sa inyo? Sir Boy? Sir Gerson? Basta madaling tanong kay Sir Boy daw. Oh, yeah. Usapan namin yan. Baka na sir. Basta madali sir. Akin. Ayan. Mahirap sa kanya. So ito ay madali lang. Akin na. Madali lang. Sa'yo na. Okay, sige Sir Boy. Sagutin mo na. Okay. Ang kaya niyang controller ng ating ilikor, ito yung grupo na Lepidopterous insects, no? Ano itong Lepidopterous insect? Ito yung army worm. Cutworm, short borer, broad borer, at saka diamond bucknut. Ito yung pinaka-problematic sa cabbage. Ito yung mga insektong ito na naging moth and butterfly. Yan, tingnan natin. Basta maging moth siya at butterfly, pag adult na, yun ang maklasify as Lepidoptera. Lepidoptera. Tama, sir. Lepidoptera. So, si Helicore ang sasagot sa problemang yun. Yes. Kukontrol niya. Kukontrol niya talaga, sir. No? So, ayun po. Ang Helicore 5SC daw, sabi ni Sir Boy. Ayan po, Sir Sergio, ng Mapawa, Maragusan. Ayan po, sinagot na po ni Sir Boy ang inyong katanungan. Good afternoon po sa lahat nating mga kaagway dyan sa Maragusan. Maraming salamat, Sir Sergio. At patuloy lang po ang pagsuporta sa mga produkto ng Agway Chemicals Corporation. Alright, let's proceed sa ating next question. Hanap tayo. Salamat, salamat. Ayan, nakakataba ng puso. Yung mga nagsisend ng puso. Ayan, umaakit oh, yung mga puso. Salamat po, salamat po. Alright, eto, para sa ating next question. Mula sa Barangay Katangawan, Jensen City. Katangawan. Okay, Katangawan. Maraming salamat, Sir Boy, Sir Joyson. Katangawan, General Santos City. Ang next question ay galing kay Sir Jonard Flores. Okay, ang tanong niya ay, eto, para naman sa problema sa thrips at mites, ano ang insecticides na may active ingredient na formitinate hydrochloride? Ayan, eto, medyo matechnical to. Sino ang sasagot dito? Ako na lang, Sir Boy, Sir Gerson. Mahirap yan eh. Mahirap. Automatic siya, no? Doon pala sa ingredient na binagit ni, na ating nagtanong na si Sir Jonard, sabi pa niya, may active ingredient na formitinate hydrochloride. Tama naman yung pagkabasa ko, sir, no? Tama yan. Formitinate hydrochloride. Baka pinictural niya yung kuan kanina sa about dyan sa product. Presentation. Sige sir, ikaw na. Ikaw na ang magtanong, ikaw na ang sasagot sir. So, yung tanong niya na problema natin sa trip and mite, yung trip shield, yung 20SP, yung specialista natin dyan. Actually, aside pag trips and mites, pwede siyang mag-control din sa ibang mga insekto. So, ayun. So, yung trip shield ang pwede nating i-apply. Ano-ano yung mga insekto na yun, sir? Maliban dun sa thrips at mites. Pwede siyang mag-control ng mga budworm at ibang mga leafhoppers. So, yun lang. Specific siya sa thrips and mites. Yung specific. Alright, so, yung specialty. Parang kuan yan. Specialty product, specialization niya is yung thrips and mites. Thrips and mites. Okay, yun yung ano sir, no? Thrips shield. Thrips shield. Ayun. Ayun po.
Sir Jonard Flores ng Barangay Katanggawan, General Santos City. Sa lahat po ng mga taga-Jensan, magandang hapon po sa inyong lahat. Alright, Sir Jonard, salamat po sa inyong katanungan. Let's proceed sa ating pangatlong tanong. Ayan, scroll muna tayo saglit. Teka lang, maghanap ako ha. Ayan. Okay yung connection ng internet natin ngayon ha, dahil nare-receive ko yung inyong mga puso. hindi siya nag-ano, hindi siya humihinto sa gitna. Dire-diretso. Dire-diretso din ang pagdating ng mga katanungan. Pero kailangan nating mamili na ngayon nating pangatlong tanong. Ayan, ito naman yung ating pangatlong tanong. Mula Jensen, punta tayo ng Tinaytayan, Mirayon, Talakag or Talakag, Bukidnon. Galing kay Ma'am Grace Undoya. Ayan, ang kanyang tanong. Ano ang advantage ng Custodia 320SC sa ibang systemic fungicide sa pagkontrol ng sakit na fungus? Ito, maano din to sir ha? Hindi ko alam kung mahirap o ano. Ang tanong ko na lang ngayon, sino sasagot? Mahirap yan. Okay. Sige, dahil mahirap. Okay, Sir Gerson. Ikaw okay. Na ang sasalo. Ikaw ang sumagot, sir. Basta mahirap na tanong. Si, privilege kasi ni Sir Boy yan. Yung tao mahirap. Okay. So, ano yung tanong niya, EJ? Pake yung, ano ang, ano ba yun? Oo, ano ulitin ang, ko, sir. Okay. Sige, sir. Ulitin ko. Ano daw ang advantage ng Custodia 320SC sa ibang systemic fungicide sa pagkontrol ng sakit na fungus? Okay. So, ang advantage ng Custodia natin ay isa itong broad spectrum na systemic fungicide. So, ibig sabihin, hindi lang isang klaseng fungus at sakit ang kaya niyang kontrolin. At mm-hmm. the same time, meron siyang dalawang active ingredients. Mm-hmm. So, dalawang systemic fungicide na kinumbay, yung Azoxystrobin at saka Tivoconazole. So, ayun. Kaya, in terms of control, maganda ito compare sa other systemic fungicide kasi dahil may dalawang active ingredients na iba't ibang combine. Ayun. So, yun. Yun ang advantage ng ating Custodia 320SC. Alright. Maraming salamat, Sir Gerson. Ayan po yung ating pangatlong tanong. Galing yan kay Ma'am Grace. Ma'am Grace, ayan po. Sana po ay nabigyang linaw ni Sir Gerson ay inyong katanungan. Maraming salamat po, Ma'am Grace, sa iyong katanungan at sa lahat ng mga kaagoy natin dyan sa Bukidnon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ingat po kayo dyan. Ayan. Okay, let's proceed sa ating pang-apat na tanong. Ang ating pang-apat na tanong ay ito. Ito medyo mahaba-haba. Actually, nakita ko na sa kanina. Kaya ito, ito po ang pang-apat na tanong natin. Pipiliin na kita. Ito. Ano ang insecticides ang may dalawang active ingredients na contact at systemic na mabisang pang-control sa sucking at chewing insects sa lahat ng pananim? May follow-up question pa. Ano daw ang dalawang active ingredients at type of formulation nito? Ang question po na ito ay galing kay Ma'am Gina Hade. Gina Hade ng Mlang North Cotabato. Ayan. Ma'am Gina Hade ng North Cotabato. Magandang hapon po. So, ayun po. Sino ang sasagot na ating katanungan na yun? Si Kwan na yan. Mukhang madali lang yun. Basta madali. Mukhang madali. Si Sir Boy na. Sir Boy. Naklaro, sir. Ulitin ko, sir, ha? Sige, please. Ulitin ko. Sige, sir. Ano daw ang insecticides ang may dalawang active ingredient, dalawang active ingredients na contact at systemic na mabisang pang-control sa sucking at chewing insects sa lahat ng pananim? At ano daw, Sir Boy, ang dalawang active ingredients at type of formulation nito? Okay. So, siguro, since the start of presentation natin, nanonood ito, kasi itong produktong ito, palagi naka-starring ito eh. Mm-hmm. Ang ating insecticide na pangalan ay Alia. Tuposibin ZC. No? Mm-hmm. ZC. 247 ZC. So, 247. Ang ito'y dalawang active ingredients ito, composed of two active ingredients, lambda-cyhalothrin and thiamethoxam. Lambda-cyhalothrin and thiamethoxam. So ito yung dalawang active ingredients na kinocombine, ginawang isa, no? Andiyan din DC.
Ayun. Okay. Sir, medyo dinugo ako dun sa ano, sir, sa mga terminologies. Ano ba na na? Naitanong pala. Naitanong pa. Anong klaseng formulation? Yes, sir. Tama. ZC, no? ZC. This is cyan concentrate. Again, a mixture of suspension concentrate and capsule solution. Kaya mo yan, EG? Yes, sir. Medyo na, naano ako dun, sir, sabi ko. Yung mga nabanggit mong ano, sir, ingredients? Yung technology? Dalawa yun, sir. Lambda. Okay. Yung active ingredients yan is lambda xylotrin and thimetoxam. Yung klaseng formulation natin, kasi bago lang ito, napakabagong klaseng formulation ito. C, meaning cyan concentrate. Ito namang cyan concentrate, this is a mixture of two formulation active also, no? Suspension concentrate and capsule solution. Ayun. Alright. So, the product is highly technical in nature. Kaya ni Jay. Sir, salamat, sir. Grabe, saludo ako sa inyo, sir. Ayan, sir. Okay na ako, sir. Klaro na. Ayan po. Maraming salamat, Sir Boy, sa inyong kasagutan. Ayan po, mga kaagway, nasagot po ni Sir Boy. Ayun, yun po yung mga active ingredients at ano daw, ingredient type at type of formulation. So, ayun po. Sir Boy, last question. Ano ba yung meaning ng 247, sir? 24/7, actually, 24 hours, 7 days, ito yung, ganyan? Ito yung percentage ng two active ingredients. Bali, ito yung strength niya, no? Percentage ng active ingredient. Composition. Alright. 24/7 or 247. 247. 7ZC. Alright. Maraming salamat, Sir Boy! Alright, ayun po. Nasagot po, Ma'am Gina Hade ng Mlang North Cotabato ni Sir Boy yung katanungan. Maraming salamat, Ma'am Gina. Okay, next question. Magbigay lang po kayo ng mga katanungan, mga kagoy, ha? Dahil eto, namimili na po kami ng inyong mga katanungan. Ayan, nababasa po namin yan. In case po, ha, na hindi namin mapili, mga kagoy, inyong mga katanungan, huwag po kayong mag-alala. Dapat lang po ay nailagay ninyo ang inyong name, location, ang inyong contact number, email address kung meron, mas mabuti. At syempre, inyong katanungan. Importanting nalagay po ninyo ang mga detaling yan dahil in case po na hindi namin mapili, babalikan po kayo at sasagutin kayo, ia-assist kayo ng ating Agway Technical Team. Alright? Okay. Ito na ating next question mula sa... Ito. Barangay San Pedro Ili, Alcala. Ayan. Ili, Alcala. Galing kay Sir Gabriel Dumlao. Ang kanyang katanungan ay... Teka lang, Sir Gabriel, medyo nag... Okay, ito na. Ang tanong ni Sir Gabriel, ano daw ang active ingredients ng ProStar 25EC, isang early post-emergence herbicide para transplanted and direct-seeded na onion? So, ano daw ang active ingredients ng ProStar 25EC, isang early post-emergence herbicide para transplanted at direct-seeded na daw ang onion? Mukhang andali nitong talong na do. Alam ko na madali, kung madali. Sasagot. si Sir Boy na ang sasagot. Sir Boy na. Actually, itong ProStar, kuhan ito eh, pre-emergence and early post, dalawa ang kanyang action, no? Early, pre-emergence, hindi pa yung lumalabas yung damo, at saka yung early post, nakalabas na siya, pero bago lang. Kaya pa niyang kontrolin. Ang kanyang active ingredients is oxadiazone. Ayun. Okay. Sir Boy, pwede bang ipakay kuha na lang? Ikuha ko EJ. Kasi... May papakita ka ba, Sir Gerson? Ito kasi yung product. Bago pa lang ito sa Agway. Herbicide. Mm-hmm. So, alam mo na, pag madaling tanong si Sir Boy, so siya na mag-explain. At least, nandyan na. pwede ba, Sir Boy, i-equal natin, elaborate natin yung kuwan? Sige. Okay. Ayun, sir, mas mabuti yan, Sir Gerson. Sige, at least may added information tayo ibibigay. Maliban dun sa sinagot ni Sir Boy. Okay, sige. Sige, Sir Gerson. Maganda madaling, yan. Madaling tanong, di para i-equal na lang natin ito sa kanya. Sige, sir. Ayan. Okay. Alright.
Ito na po mga kagway, may papakita kami. Ayan po. Nakita na natin ngayon. Next, sige, next, sir, next, next. Sige, ito, next, next. Next pa. Okay, yan na. Ayun, yun. Balik. Ayan. Balik. Ayan, balik. Balik tayo. Balik. Sige pa. Next dyan, next. Ito siya, ito siya. Yan. De, balik. Okay, ito. Balik. Yan. Yan, okay. Ayun. Okay. It's a pre-emergence and early post. Nabanggit ko kanina, pre-emergence and early post-emergency beside in transplanted onion. Actually, pwede ito sa rice, pero ito ay gagamitin lang sa direct seeded, no? Mm-hmm. Controls with inhibiting. Actually, ang mechanism of action niya is tinatawag natin na i-translate natin layman's term, binablock niya yung production ng chlorophyll. So siguro DJ, elementary pa tayo, alam natin yung chlorophyll, di ba? Yes sir, tama ka dyan sir. Actually, elementary kaya naisip ko yung word na chlorophyll na binanggit mo. Yes. Elementary pala. So you can just imagine kung walang chlorophyll yung tanim, ano mangyari? Mamamatay. Papatay. Sir. Mm-hmm, kasi ang chlorophyll, ito yung green pigment, di ba? So, yun lang. Inhibit niyang, i-block niya yung production ng chlorophyll. Yun ang layman's term. Kasi kung basahin natin yung protopor, ako mahirapan nga pyrene. oxidase. Medyo mataas. So, translate na natin ito layman's term, no? So, inhibition, yun na nga, hindi ma-produce o i-block yung production. So ito yung mechanism niya, very unique, no? It controls the shoot hindi sa root. Kasi kadalasan ng herbicide kasi ang control it's more on roots. Ito baliktad, no? Sa shoot siya. Mm-hmm. Kasi tinatawag siyang pre-emergence and early post emergence herbicide. Mm-hmm. Okay. Ayun, galing. Ang galing, Sir Boy. Yun lang po, may ipapakita pa po ba, Sir Boy? Yun na yun? Yun na. Ayun. Okay. Alright, yun po. Yun po mga kaagway, yun po ang ProStar 25EC. Ayan. Talagang mas maganda na may support na information na binigay at pinakita ngayon nila Sir Boy at ni Sir Gerson. Ayan. Maraming salamat, Sir Boy, ha, sa inyong pagklaro. Talagang detalyado yung pinakita ninyo. Ganyan po ang agway, mga kaagway. Wala silang tinatago informasyon. Gusto nilang ihain yan para sa inyong lahat. Ayan, para siyempre alam ninyong lahat ang mga bagay na yon. Di ba? Galing na Agway talaga. Hashtag Agway, we love farmers! Alright, ayan po. Ayan, Sir Gabriel, nasagot po ng detalyado nila Sir Gerson at ni Sir Boy inyong katanungan. Lahat po na ating mga ka-Agway dyan sa Alcala. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pagsuporta sa mga produkto ng Agway Chemicals Corporation. Eto naman! Dumako na tayo sa ating next question. Eto, akyat tayo. Teka lang. Siyempre, gusto ko marinig. May mga tanong ang ating mga ka-Agway. Akyat tayo ng North. Punta tayo, eto. Punta tayo ng La Trinidad, Benguet. Actually, nakapunta na ako dito nung punta kami ng Baguio. Ang gaganda ng mga klase ng produkto, lalo pa yung cabbage. Ayan, ang galing talaga. Makikita mo kung gano'n siya inalagaan. Strawberry yung ano dyan. Strawberry. Yan, napakaroon mo yun. Pero may cabbage din siya, di ba? Cabbage. Of course. Pero main attraction nila is strawberry. Strawberry. Tama, sir. Ang sasarap ng mga produktong galing dyan sa La Trinidad, Benguet. Eto, ang tanong natin galing kay Sir Leon Katian. Ang tanong ni Sir Leon, sabi pa niya, ano daw ang advantage ng twister sa ibang foliar fertilizer at anong mga root crops ito inirekomenda? Ayun. Okay? Ulitin ko po. Ano ang advantage ng twister sa ibang foliar fertilizer at sa anong mga root crops ito inirekomenda? Mukhang parato kaya, no? Para to sa'yo, Sir Gerson. Kasi ano natin ulit? Ibalik natin sa'yo. Kasi nasagot ni Sir Boy kanina. Okay. It's your turn. Ulit kayo dyan, yung kwan niya. Sabi ni Sir Leon, sabi pa niya, ang kanyang katanungan, teka, nawala.
Okay, ito po. Ano daw po, Sir Gerson, ang advantage ng twister sa ibang foliar fertilizer at sa anong mga root crops ito inirerekomenda? Ah, okay. Siguro, itong nagtanong nito, na-subaybay siguro. Nakita yung din, ano? Parang itong produkto. Oh. So, ang advantage ng ating twister sa ibang foliar fertilizer, ito kasi ay isang pinakabago, yung tinatawag nating active lead niya, choline phosphonate. Mm-hmm. So, itong choline phosphonate ay may fungicidal activity just in case na may sakit o mga fungus na atake. So, makatulong ito, yung ating choline phosphonate na laman ng ating twister. At the same time, yung sabi niya kanina, anong mga root crops, yung potato, onion, at carrots. Mm-hmm. Actually, hindi lang sa root crops ito pwedeng gabitin. Pwede rin ito sa mga leafy vegetables. Gaya ng mga crucifers. So, pwede natin gamitin doon sa mga gulay na ibang gulay. So, hindi lang root crops. So, kasi itong kuwan na produkto, una kasi itong tinest doon sa mga potato. Kaya, doon ang magandang effect. At the same time, pwede na rin itong i-apply sa labi na sa onion at saka sa carrots, yung mga root crops. Pero at the same time, ngayon, may mga bagong kuwan. Produkto? I mean, gulay na pwede siyang gamitan doon, sir. Pwede gamitin doon. Yung sa mga crucifers, gulay, yung mga cabbage. Oo. So, ayan. Yun lang. Ayan, maraming salamat, Sir Gerson. Ayan, oo nga, no, napansin ko, Sir Boy, Sir Gerson, doon din sa, ito sa lugar na to, maliban doon nga sa nabanggit na natin kanina na mga pananim, yung cabbage at saka yung strawberry. Strawberry yung main attraction, tama ka dyan, Sir Boy. Pero magandang klase din yung mga patatas na galing dito sa La Trinidad Binggit. Patatas, pati yung carrots, kasi ito yung mga binili namin nung time na pumunta kami doon. Saka ang mura. Ang mura ng bigayan nila doon, sir. EJ, may idagdag lang ko doon sa Sige, Sir Boy. Kasi yung kulin dyan na dinagdag sa, kasi ito'y phosphorus, no? Actually, ang choline phosphonate, phosphorus ito, macro element na kailanganin ng tanim, no? Phosphorus. Alam natin, nitrogen, phosphorus, potassium. So, isa siya sa macro element. Kailangan may dinagdag na choline. Ano itong choline? Itong choline kasi makonvert into glycine betaine. Bago lang sa'yo yung glycine betaine? Yes, sir. Yun yung itatanong ko, sir. Ano ba yun? Ano ba yun, sir? Ah, okay. Ito kasing glycine betaine, ito yung from choline, makonvert into through oxidation, makonvert into to glycine betaine. Ito yung makatulong sa tinatawag nating abiotic stress. Ano itong abiotic stress? Sobrang init, sobrang lamig, ano pa ba? Sa sudden change of temperature, ito yung nag-regulate itong glycine betaine. Galing din sa choline phosphonate. Ganun lang. Ayun. Yun nga, sir, ano? Malaking tulong sa sir. Kasi lalo pa ngayon, sobrang unstable ng weather natin, yes, sir. So, ayun, at least may solusyon na may solusyon na binigay ang Agway Chemicals Corporation para dyan. Grabe, ang galing. At saka, nag-isa lang ito, EJ, no? Wala sa market. Kapareho sa merkado. Oh. Yes. Nag-isa lang ito. Tayo na una, actually, na nakapatent ito, hindi pwedeng kopyahin ng iba. Na iba. Ang galing, ang galing. Yes. Idagdag ko na lang, EJ, kasi Sige, Sir Gerson. Sabi ni Sir Boy nga, yung kuwan, hindi lang root crops ang pwede niya, pwede itong gamitin twister. At din meron din tayong tawag na timing o application sa ibang crops. Sige, sir. Mas mabuti yan, sir, para makita at matandaan nila. Sige, sir, pakita natin. Ayun, ang galing mga kaagwe, no? Hindi lang natin hindi lang natin nalaman kung para saan tong twister, saan to inirekomenda. Eto, may ipapakita din kami para sa inyo kung ano yung timing of application. Ayan. Okay. Sige, Sir Gerson. So ito yung kuwan ni Sir Boy kanina na ito yung isang macro o high of phosphorus. So makatulong din ito sa mga phosphorus deficiency. So lalo na sa patata. So ito yung mga timing application niya. So from 15 days after planting. So may interval tayo ng 15 days. So 30 days, apply ulit tayo. And then sa third application, meron tayong 45 days after planting. And then yung last application natin is yung 60 days. So
from vegetative to tuber maturation. So para makatulong ito para madaling lumaki yung bunga ng ating patatas. Ayun. Sa patatas pa lang yan, sir. Ito okay. Naman, next. Sa carrots. Ayun. So, ang application niya ay halos parehas lang din doon sa potato. So, meron tayong interval na 15 days. So, ang rate natin dito is, sa mga root crops, is 80 to 240 ml. Ang per tank load na ginagamit. Yung tank load, sir, ang laman niya ay 16 liters, 16 liters of water. Okay. Galing. Then, ito, onion. Kasi ito yung mga... bago din na kuhan. Ito kasi yung mga natesting na prada. Kaya meron kaming kinuha ng mga timing application. Kaya i-share na lang namin ito sa mga farmers. Para at least alam nila kung ano yung mga timing application ng produkto. Galing ito sa field ng mga trial. Kaya ito na lang. Subok na. Oo. So sa onion naman, ito yung timing application. So from 20 days after planting. So first application. Ang second application is 30 days. At the same time, yung third, so 40 days after planting. So, ito tatlo lang. Tapos yung rate niya, kung mapansin, yung maximum niya is 180 to 160 ml. Tama, sir. So, ito, based sa trial namin na ginawa dun sa mga area, lalo na sa Nueva Ecija, napansin namin na ang bilis bumulas ng bulb onion, yung maturity level niya, yung faster growth and development. Kaya, yung nakikita ng mga farmers, so ito yung in-apply niya. So, talagang nakatulong sa kanya itong twister. Alright. Then, ito naman, yung sabi ko kanina, EJ, na... Yung mga... crucifers natin, sir. Root crops. Kasi, unang pasok nitong produkto, yung sabi nga ni Sir Boy, is patented sa root crops. Sa root crops siya sinubukan. Sa root crops mula siya sinubukan. At the same time, meron kaming mga bagong kuhan. Ito na yung mga nakita namin na mga sa timing o application. So, ito, sa mga crucifers naman, ito yung meron sa timing application. So, 20 days after planting. Second application is 40 days after planting. At then, third application is 60 days after planting. So, para mas madaling... yung pag-blocky at pag-develop ng mga balls, lalo na sa cabbage at yung suan, kasi nag-form yan ng balls eh. Itong mga bunga rin ng mga cauliflower at saka broccoli. So, great. So, halos same siya ng onion. So, 80 to 160 ml per tank load ang rates na ginagamit natin dito sa twister. So, ayun. So, sa nagtanong, actually, ito is yung pinakita namin, yun yung mga galing sa field na mga actual talaga na didestest ng mga farmers. So, isi-share na lang namin. Kasi, yun din ang nakita ng mga farmers. At least, makatulong din kami. Kasi, kung saan epektibo siya, sir, no? Yes. So, hindi lang root crops. Meron din tayong pwede dun sa mga crucifers. Ibang pan. Crucifers. Okay. So, alright. DJ. Maraming salamat, Sir Johnson, Sir Boy. Nagsanib pwersa talaga kayo para masagot at mabigyang linaw. Ayan. Klarong-klaro po, mga kaagway. Sir Leon ng La Trinidad Benguet, ayun po sir, sinagot po ng sakto at detalyado nila Sir Boy at Sir Johnson, yun yung katanungan. Maraming salamat Sir Leon sa inyong kasagutan, sa inyong katanungan. Ayan. Grabe ano, ako, kahit ako na hindi ako farmer, ang dami kong natututunan talaga. Kaya malamang ang magiging impluensya ng Agway nito, in the future, baka magkaroon ako ng sarili kong farm. Ayan. Si Sir Boy na lang kailin mong consultant. Ayan, si Sir Boy. Kaya ayan, hihingi talaga ako ng tulong kay Sir Boy. Libre eh. Libre, basta ikaw. Sige, sir. Ang galing, ang galing. Okay. Grabe, ano? Let's support Agri. Ayan. Products mula dito sa local, mga local farmers natin sa Pilipinas. Okay. Ito naman, next question natin. Mag-next question na tayo. Pili ako. Salamat po again sa mga nagbibigay. Nakikita ko yung mga nagre-react ng puso. Ayan, sa mga umaangket na puso. Maraming salamat. Umaapaw din po ang pagmamahal ng Agway para sa inyong lahat. Kaya eto, umaapaw din ang mga katanungan. Okay, next question. Mula naman. Eto, wag na tayong lumayo pa. Mula pa rin sa Benguet. Eto, mula kay Sir Rene Yugyong. Ayan, eto. Mayugyug kaya yung kanyang katanungan. Ito, ang katanungan niya, ano daw ang contact fungicide ang may multi-site action
na mabisang pangkontrol sa sakit na sanhinang fungus tulad ng early and late blight disease sa patatas at kamatis. Ayan, galing yan kay Sir Rene Yugyog ng Binggit. Alright, ang sasagot nito, syempre galing na tayo kay Sir Gerson. Madaling ano, tanong sir, yan, EJ. Madaling tanong yan. Yes, Sir Boy nang bahala dyan. Sige. Privilege, privilege. Oh, privilege ni Sir Boy na sagutin ang pinakamadaling katanong. Okay. Sir Boy. Okay, siguro ito'y nasubaybayan din niya sa mga presentation. Talagang natutok na tutok yung tao. Actually, ang ating fungicide, ang pangalan niya ay Vanguard ETWG. Water Dispensable Granule, ETWG. Mm-hmm. Ang kanyang active ingredients, kaya mo ito, DJ, tetramethylthuram disulfide. Sige, sir. Kaya mo yan, sir. Ulitin mo nga, sir. Ang kanyang active ingredients, tetramethylthuram disulfide. Ayan. Very good, sir boy. Disulfide na lang yun, disulfide. Kaya, sir, no wonder expert ka talaga, sir. Saludo ko sa'yo, sir. Ayan, sir, hindi ka talaga maipagpapalit ng agwe. Walang makakapalit sa'yo, sir. Ayan, sir. Yun yung multi-site action ingredient niya, sir. Tama? Okay. Ayan. Okay. Ayun. So, klaro po, mga kaagwe. Ayun, yun po ang kasagutan, Sir Rene. Ayan. Ayan po. Again, kung may clarification pa po kayo, huwag po kayong mahiya magbigay at mag-send na inyong mga katanungan sa ating comment section ngayon. Huwag niyo lang po kalimutan ilagay inyong name, inyong location, inyong contact numbers, at syempre, inyong email address kung meron. Ayan. At syempre, yung inyong katanungan. At in case po na hindi namin masagot, medyo mahaba-haba na po yung ating talakayan ngayon. Kaya ito po, pwede po kayong sagutin ng ating Agway Technical Team. Dahil ito po ngayon, gustuhin man po namin mga ka-Agway na i-accommodate at sagutin lahat ng inyong katanungan. Pero masyado na po tayong mahaba. Baka po mag-alisa na tayo, ano? Kaya siyempre, hindi kayo aalis. Diyan lang kayo dahil may surpresa kami mamaya. Eto, dahil may trivia question pa tayo mamaya, mamimigay na kami ng pa-premyo para sa inyong lahat. Kaya eto, ang ating last question for today's webinar. Ayan, eto na po. Mula sa Buinlag Bayambang. Mula kay Ma'am Jovita Alvarez. Ayan, ang Bayambang, ang tanong niya. Anong fungicide at bactericide ang eksperto sa pag-control ng sakit na sanhi ng bacteria tulad ng bacterial wilt, bacterial soft rot, at iba't ibang bacterial diseases sa ating gulayan? Mukhang sa'yo to, Sir Gerson. Save the best for last. For last. Ako na lang sasagot, Sir Boy, kasi mahirap ito eh, natanong. Sige, Sir Gerson. So, ang nagtanong nito siguro, parang nagsubaybay talaga ito eh. Kasi alam niya yung mga bacteria. Inisa-isa niya, sir, no? Oo. Kasi, inisa-isa niya. Actually, EJ, itong sakit ng mga bacteria, mahirap talaga ito kontrolin. Yung nabanggit kanina sa mga presentation. So, ang pwede nating i-apply, just in case na meron tayong nakitaan dun sa farm, is itong AgriBlue 58WP. So, ito yung copper oxychloride na fungicide at at the same time bactericide. So ito yung makatutulong para kontrolin yung ating mga bacterial disease. Mhm. So, yeah, tapos sir, may question lang ako. Ano ba yung kaibahan ng nandang dalawa ng fungicide at bactericide? Fungicide. So ang okay, magandang tanong ni Jay. So ang fungicide baka ang control niya is fungus. Fungus, alright. At the same time bactericide is bacteria. So, okay. Idagdag ko na lang, EJ, para at least meron ka rin idea. Dagdag kaalaman. Sige, sir. So, ang kaibahan ng fungus in terms of symptoms at saka bacteria? Mm-hmm. Ito, medyo in practical way na paano mag-approach pag nasa field tayo. Pag fungus yung atake ng ating taniman, makikita mo yung spot, medyo dry. Ayun. Yung spotting.
yung bacteria, ito yung medyo may pagkabastos minsan kasi kahit sa mga lecture namin. Sige, sige. Bakit? For kwan lang, rated PG. Kasi pag ang bacteria kasi, pag nakitaan mo doon sa field, pag yung spot is medyo basa-basa. Oh! Ayun! Basa-basa. Basa-basa. Basa. Okay. Tapos, may amoy na mabaho. May amoy! Oh, that is suspected right na cause ng bacteria. Bacteria. Oh. Mamasa-masa at may amoy. Naku, bacteria pala yun. Wow. Yun, mabaho. Kaya lahat ng mga bacteria disease, medyo mabasa-basa, mabaho. Yun yung ang practical approach. Para din sa mga farmers na at least alam nila kung paano mag-diagnose din sa field. Ayun. Simple way lang. Ayun, para ma-identify ka agad, sir, no? Oo. Para ma-distinguish nila kung ano yung apply. So, pag nandun na, makita nila yung medyo mamasa-masa at medyo may amoy na mabaho. Alam na nila, bacteria. So, pwede natin i-apply yung AgriBlue 58WP. Ayun! Oh! AgriBlue! Ayan, narinig niyo, Max. Ayan, AgriBlue daw ang kasagutan doon sa inyong problema sa mga bacterial wilt, bacterial soft rot, at iba't ibang bacterial diseases sa ating gulayan. Maraming salamat, Sir Gerson, sa inyong klarong sagot. Ayan, AgriBlue, sir, no? AgriBlue. 58WP. Ayun. Ayun po, Mama Jovita Alvarez ng Bayambang. Maraming salamat po sa iyong katanungan, ma'am. At sana'y nabigyan ng linaw ni Sir Gerson ang inyong katanungan. At sa lahat po natin mga kaagoy dyan sa Bayambang, maraming salamat po sa inyong pagtutok at patuloy lamang po ang inyong pagmamahal at suporta sa lahat ng mga produkto ng Agrichemicals Corporation. Alright! So ayun po, yun po yung ating mga katanungan para sa ating webinar ngayong hapon. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng katanungan. Ayan po, huwag po kayong mag-alala. Gaya ng sinabi ko, as promised, sasagutin pa rin po yun yung mga katanungan. Kung hindi man namin napili, yun yung mga katanungan. Dahil may mga Agway Technical Team po tayo na nakaantabay. Kaya dapat huwag niyo pong kalimutan ilagay ang inyong kumpletong detalye. Ayan yung pangalan, tama. Ayan yung location, tama. Ayan yung contact numbers. At siyempre, kung may email ad, mas mabuti. At siyempre, ang inyong katanungan. Sasagutin po namin yan, 99.9%. Alright. So, yan po. So, yun po ang ating Q&A portion. Eto na, mga kaagway. Grabe, punong-puno talaga, ano? Siksik-liglig. Ayan, talagang puno ng alaman tayo ngayong hapon sa ating webinar. Ayan, salamat kay Sir Boy at Sir Gerson. Eto, Sir Boy, Sir Gerson, ready na ba kayo mamigay? Kung namigay tayo ng kaalaman, ngayon, mamigay tayo ng papremyo. Agway, ready na ba kayo, Sir Boy, Sir Gerson, para mamigay tayo ng papremyo? Agway, ready na. Ready na. Agway, ready na. Kung agway, ready na sila, Sir Boy at Sir Gerson. Siyempre, alam ko, eto na ang pinakahinihintay na part na ating mga kaagway. Dahil mamimigay tayo ng paraffle sa ating trivia game. Eto, ang dami niyong pwedeng mapanalunan, mga kaagway. Maliban po sa trivia game, mamimigay din po tayo ng papremyo siyempre sa ating paraffle. Okay? Trivia game at paraffle. May mga premyo naghihintay para sa inyo. Pero dapat po, masunod ninyo yung ating mga mechanics. Ano-ano ang mga dapat ninyong gawin? Simple lamang po. Ayan po, ipa-flash po namin sa screen. Eto po, una, dapat po ay napusuan ninyo yung ating live video ngayon, yung ating webinar. Pagkatapos yung mapusuan, i-share nyo po kaagad yan at lagyan nyo ng caption. Hashtag, Agway, we love farmers. Ganun lang kadali. Love, share, at syempre, ilagay nyo po sa comment section natin ang inyong name, location, ang inyong contact number, at syempre, ang inyong sagot para sa trivia game. Kasi ngayon, eto na, mamimigay na tayo ng papremyo sa ating trivia game. Simulan na natin ating trivia game. Eto, bago tayo magbigay ng unang katanungan, eto yung mga papremyong pwede ninyong mapanalunan, mga kaagway. Meron tayong Custodia 1 liter, Trip Shield 2 boxes, Alia 24/7 ZC 1 liter, Elicor 1 bottle 500ml, ProStar 1 liter, Twister 1 liter. Meron din tayong AgriBlue. At syempre, ang Vanguard 1 kilogram. Para po yan sa ating trivia game. Mamaya, i-announce ko rin ang ating major prizes na 5 units ng electric sprayer. Pero syempre, para yan sa ating paraffle. Standby muna kayo.
Dahil eto na, simulan na natin ang ating trivia question number one. Eto na! Get ready! Pero alam ko, ready na kayo. Agway, ready na talaga yung ating mga kaagway. Ating trivia question number one. Ano ang systemic fungicide at dalawang active ingredients na pang-control sa mga sakit na dulot ng fungus tulad ng early and late blight? Sagutin nyo na! Now na! Alright! Ayan, Sir Boy, Sir Gerson. Alam ko alam nyo yung sagot. Unahin natin, Sir Boy. Magbigay ka ng clue, sir. Yung clue doon na sa last one siguro, panghuling mga tanong. Pero gusto sige, ng clue? Bigay tayo. Sige, mamaya sige, na. Pwede or, siguro, sir. Pambay naman, oh. Pambay naman, oh. Sige, sir. Pambay naman, oh. Clue. Ano yung bang tanong niyan? Yung systemic fungicide? Sige, sir. Ito yung tanong. Okay. Ano ang systemic fungicide at dalawang active ingredients na pang-control sa mga sakit na dulot ng fungus tulad ng early and late blight? Yan yung ating trivia question. Pala. Starting letter C. Oh. Ayun, mga kaagway. Starting with letter C. Ayan, kaya sagot na mga kaagway. Grabe, ano? Buena manong handog yun. Ayan, buena manong clue. Sa ating buena manong tanong. Maraming salamat, Sir Boy. Ang bait talaga ni Sir Boy at ni Sir Gerson. Siyempre, mahal kayo ng Agway. Okay, eto na ating trivia question number 2. Okay, ayan, nakakatuwa. May mga sumasagot na, oh. Abangan natin kung sino kaya ang nakasagot ng tama at nagawa ng tama yung ating mechanics. Ating question number 2. Ano ang active ingredient ng Thrip Shield 20SP? Ayun, nabanggit ko to kanina. Nabanggit din na nila Sir Boy at Sir Gerson to sa ating Q&A portion. At syempre sa mga videos na pinakita namin kanina. Two words. Ako na ang nagbigay, no? Kaya sagot na! Clue na naman? What? Okay na, sir. Mamaya, reserve mo muna yung mga clue. Kasi nagbigay na ako. Ako na ang namigay. Aha. Ayan, sige, namigyan sige. Ako. Sabi ko, two words. Baka manalo na lahat yan. Baka. Oh, ayan, syempre, dapat panalong-panalo talaga yung ating mga kaagway. Tama ka dyan, Sir Gerson. Kaya sagot na, mga kaagway. Ayan, nakikita ko, nakakatuwa. Ang daming sumasagot. Diba, tingnan natin, sino kaya? Okay, at dapat po, mga kaagway, huwag niyong kalimutan, maliban sa nagawa niyo yung mga dapat gawin sa ating mechanics, dapat po ay tama ang spelling ninyo. Dahil wrong spelling, wrong, mani-disqualify po kayo. Ayan, sayang naman yung mga papremyo naghihintay para sa inyo. Alright! Trivia question number 3. Eto na, makinig! Ano ang dalawang active ingredients ng Alia 24/7 ZC? Ano ang dalawang active ingredients ng Alia 24/7 ZC? Sagot na! Dalawa. So meaning, dalawa din yung sagot. Kasi, dalawang words. Dalawa ulit, EJ. Sige, Sir Gerson. Pabigay dalawa. Na. So, L at saka T. Ayun! L at saka T. So, ayun, hindi yan Lorna Tolentino, ha? LD. Ayan. Tama ka dyan, Sir Boy. L at saka T. Ayan. Malamang crush ni Sir Boy si LT, si Lorna Tolentino. Nung kabataan siguro, EJ. Kabataan! Ngayon, huwag. Ayan, pero siyempre, sir, may nag-iisa kang LT ng buhay mo. Ayan. Ayun. Wow. Okay, so yun po mga kagway. Nagbigay ng clue sila Sir Boy at Sir Gerson. L at T daw. Ayun ang mga sagot. Kaya sagot na. Again, huwag niyo pong kalimutan. Dapat sakto at tama ang spelling ng isasagot ninyo. Alright, para hindi kayo ma-disqualify. Alright, ating question number 4. Eto na. Trivia question number 4. Anong insecticide ng Agway ang eksperto sa lahat ng klaseng uod at Lepidoptera insects sa ating gulayan tulad ng cutworm, armyworm, diamondback moth, shoot borer at fruit borer?
Anong insecticide ng Agway ang eksperto sa lahat ng klaseng uod at lipid or lipidoptera? Kaya mo 'yan, AJ. Kaya mo 'yan. Okay, lipidoptera insect sa ating gulayan tulad ng catworm, armyworm, diamondback moth, shoot borer. Okay, klaro ko ha. Shoot borer at fruit borer. Shoot. Shoot okay. Nating pagka-shoot ha. Kaya sagot na mga kagway. Ang dali lang ng sagot dito sa ating question to the question number 4. Ito. Oo. Madali ito, AJ, kasi kapangalan mo ito ang umpisa ng buwan. Sagot. Oo nga, sir. Actually, yun ang sasabihin ko din. Ang galing talaga ni Sir Gerson Sumegway. Ayan. Tandaan nyo lang po yung unang pangalan ko. Baka konektado na dun. Baka AJ ay isagot. AJ! Baka nga eh. Okay. Mga kagoy, ayan. Kaya sagot. Ayan. Huwag nyo pong kalimutan. Lagyan siyempre ng yung code. Code ng produktong isasagot ninyo. Ayan. Ganun lang kadali. Grabe, ano? Ang galing. Ang bait talaga ng Agway. Kaya eto na. Ayan, nakita ko. Ayan. Ang galing. May nakasagot ka agad ng tama. Nakagets ka agad. Talino. Abangan natin kung siya kaya ang mananalo na ating papremyo. Kaya standby lang po kayo mga ka-Agway. Siyempre, i-announce namin yan dito sa ating Facebook page na Agway Chemicals Corporation. Kaya dapat naka-like kayo sa ating page at naka-follow para updated kayo sa anumang ipopost ng Agway Chemicals Corporation. Dahil ito na, ibibigyan na namin ating panglimang trivia question. Ano ang early post-emergence herbicide para sa onion na may active ingredients na oxydiazone? Sagot na! Ano ang early post-emergence herbicide para sa onion na may active ingredients na oxydiazone? Alam ko yan kasi ito, sobrang dali lang talagang. Mm-hmm. Ano yan, AJ? Pre-emergence and early post-emergence. Pre and early post. Early post-emergence herbicide para sa onion. May pre pa. Hindi pre. Lang post, kundi may pre pa. Pre at early post-emergence. Yes. Ang galing. Ayan. Kung natatandaan ninyo mga ka-Agway, ito yung pinakabagong produkto na pinakita kanina at talagang in-explain ng detalyado nila Sir Boy at ni Sir Gerson. Lalo pa ni Sir Gerson kung matatandaan ninyo. Ayan. In-highlight talaga to. Woo! Ang galing. Kaya ito na, mga ka-Agway. Let's proceed sa ating trivia question number 6. Ang Twister ay isang foliar fertilizer na may fungicidal activity laban sa mga sakit dulot ng fungus. Ano ang active ingredients nito at sa anong mga root crops ito inirerekomenda? Galing ha. Bigyan ko kayo ng clue. Gusto nyo? Okay, sir. Ako na yung magbibigay, no? Kaya mo yan, AJ. Kaya. So, para to sa... Ewan ko lang kung sakto, pero... Ang clue nito is... Ang laban is... C at P. Ayan, C at P daw. Pero alam ko, ang mga tanim para dito... I mean, yung mga root crops na to ay potato, onion, at carrots. Siyempre, binanggit natin, root crops yung mga yun. Ang galing naman ang clue ko, ano? Ang galing ni AJ, ah. Potato, onion, at carrots. Yun yung clue na ibibigay ko. Pero tama yung sinabi ni Sir Gerson, mga ka-Agway. Nagsisimula sa letter C at P ang kasagutan. Doon sa ating trivia question number 6. Two words. Okay. Kaya sagot na, mga ka-Agway. Again, huwag niyo po kalimutan. I-check po ang spelling. Dahil wrong spelling. Ayan, sabi nga na ating teacher nung elementary at high school tayo, wrong spelling. Ayan, mali. Disqualified kayo. Ayan, para hindi kayo ma-disqualify, sayang yung papremye, pamimigay sa inyo ng Agway. Dapat tama yung spelling. Alright, let's proceed sa ating question, trivia question number 7. Ano ang active ingredients ng AgriBlue 58WP? Eto, binanggit to kanina ni Sir Gerson. AgriBlue 58WP. Ano ang active ingredients ng AgriBlue 58WP? Sir Gerson,
Since ikaw sumagot nito, sir, ano yung clue mo? Talaga ba ito agway, no? Sige. Pamigay mo na. Pamigay na natin. Oh, sila na magdagdag kasi para... Yung first word. First word lang ibigay. Ayun. Ang galing ni Sir Boy. Talagang... Sige, sir. Yung first word niya is copper. Sila na magdagdag doon sa pangalawang word. Ayun, copper. Grabe, mga kaagwa yun. Narinig ninyo. Copper ang first word. Para sa sagot na ating question number 7. Pwede yung copper... Sagot na copper ortis. O, apelido mo yun. Nagbigay siya ng clue. Letter O. Letter O yung second word na ating sagot. Yan, copper O. Ortis ba? Baka may magsagot ng ortis, sir, no? Pero kayo ang pambaga. Naging ano na pala ako, ingredient. Copper ortis. Palitan na namin. Palitan na namin yung active ingredients. Palit ka na yun. Ayan. Pwede sir. Ayan. Grabe. Okay. So ayan. Malamang may idea na kayo mga kagway. Kaya let's see kung sino ang nakasagot ng tama. Okay. Let's proceed na sa ating trivia question number 8. Ayan. Number 8. Ano ang active ingredients ng Vanguard 80WG? Ayan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ayan. Si Sir Boy ang nag-mention ito. Ayan. Tank twister yan eh. Tank twister. Actually sir, tank twister talaga siya. Inabot ako ng madaling araw nito sir. Nakaka-repeat ng VO mo sir. Kakaulit ko mag-VO. Ayan. So ito mga kagway. Ibigay natin. Magbigay ka ng clue sir boy. Ilang words ba ito? Actually, kung paghati-hatin, tatlo ito eh. Pero sige na lang, ibigay ko yung tetra. Tetra. Ayan. Ito nga, binagin nga ito kanina Sir Boy. Tetra, mahirap talaga siyang bigkasin. Pero ito, ang papremyong ipamimigay namin, pag nasagot nyo ng tama, hindi mahirap. Dahil madaling gamitin lang. Ayan. Yung produkto inyong mapapanalunan. Alright, okay. So, yun po yung ating trivia question for today. Ayan po. Maraming salamat po sa mga sumagot. Nakita namin, nakakatuwa. Dahil nag-participate po kayo. At syempre, salamat sa ating dalawang experts na nagbigay din ng clue. Ayan, kay Sir Boy and Sir Gerson. Ayan po. Abangan nyo po, i-announce po namin yung mga winners at sino ang mananalo na ating mga papremyo na ipamimigay. Ayan po. Ulitin ko yung ating mga papremyo na ipamimigay. Meron tayong Custodia 1 liter, Shield 2 boxes, Aliyah 24/7 ZC 1 liter, Helicor 1 bottle 500ml, ProStar 1 liter, Twister 1 liter, AgriBlue, Vanguard 1 kilogram. Yun po yung ating mga papremyo. Kung nakasagot kayo ng tama, abangan nyo po. Ipopost po namin yan dito sa Facebook page ng Agway Chemicals Corporation. Alright! Sabi, ang daming papremyo. At syempre, mamimigay din tayo ng 5 units sa ating parapol. Ayan po. Kanina, in-explain ko na kanina, pero uulitin ko po ito. Sino-sino po ba ang mga pwedeng manalo na ating 5 units ng electric sprayer? Yung dalawa po doon, ipamimigay po namin yan sa ating mga ka-agway na kakapanood lang at syempre, kakabisita lang dito sa ating webinar. Syempre, hindi pa sila nakagamit, ano? Ito po, good start po to para sa inyo. Bibigyan po namin kayo ng chance na ma-experience na magamit yung mga produkto ng Agway Chemicals Corporation. Kaya bibigyan po namin kayo 2 units po. 2 tao po ang pwedeng manalo ng ating electric sprayer. Simple lamang po inyong gagawin. Ilagay nyo po inyong name. Kamo. Inyong location. Kamo. Ang inyong contact numbers. At syempre, email ad. Mas mabuti kung meron. Para two ways namin kayong makontakt. Ayan, at syempre, dapat ay na-share ninyo yung ating webinar ngayong hapon. Maliban sa na-share, dapat nilagyan nyo po ng caption na hashtag Agway We Love Farmers. At dapat napusuan ninyo yung ating live webinar. Ayun lang, ganun lang kasimple. Makikita po namin yan. Baka kayo na yung aming mapili at mabigyan ng ating electric sprayer. Teka, titingnan ko lang ha. Ayan. Nakakatuwa kasi ang dami talaga nagpa-participate ngayong hapon. Ayan. So, yun. Teka, ito nakikita ko. Ayan.
So, eto po. Ayun, eto. May nag-comment. Ayan, may nag-comment. Ang cute na. Ang cute nang nasa gitna. Sino may nasa gitna? Ayoy. Ayan, doon. Siyempre, hindi rin nagpapahuli. Ang Hamis at Mogi na nasa, ayan, nasa tabi nang nasa gitna. Ayan. Siyempre, damay-damay na. Pag Hamis at Pogi yung nasa magkabilang side. Pogi. Na-sandwich yung ano. Na-sandwich yung. Damay-damay na. Alright. So, ayan po mga kagway. Since limang electric sprayer po yung ating ipamimigay, dalawa. Sabi ko, para yan sa mga baguhan. Eto naman, yung ating tatlong units ng electric sprayer, ipapamigay po natin yan sa ating mga kaagway na nakagamit na ng produkto ng Agway Chemicals Corporation. Simple lamang po yung gagawin. May iba na nagawa na nito noong nakaraan. Gagawin nyo po ulit yan dahil kung hindi kayo napili noon, baka ito na ang chance yung manalo ng isa sa tatlong electric sprayers na aming ipamimigay. Simple lang yung gagawin. Again po, pusuan lang ninyo yung ating webinar. I-share ninyo yung ating live video. Lagyan niyo ng caption na hashtag Agway We Love Farmers. At syempre, ilagay ninyo sa ating comment section. Pakinig po ng mabuti para hindi nyo makaligtaan ang mga impormasyon na kailangan namin. Ilagay nyo po ang inyong name. Ang inyong location. Ito na. Syempre, inyong contact numbers. At syempre, contact numbers, mas mabuting nandun po yun para makontakt namin kayo kaagad. Pagkatapos ninyong contact details, ilagay po ninyo kung anong produkto ang nagamit ninyo at ano yung inyong testimonya o ano yung story or experience ninyo ng nagamit ninyong produkto ng Agway Chemicals Corporation. Ilagay nyo po doon, paano kayo natulungan? Ano ang naidulot nito sa inyong pagsasaka? Ayan po. The best answer galing po sa inyong mga puso. Babasahin po namin yan isa-isa at ang mapipili namin, kayo po ang may chance ang manalo ng aming tatlong electric sprayer. Ayan po, galing yan sa Agway Chemicals Corporation dahil hashtag Agway, we love farmers! Bibigyan po namin kayo ng hanggang alas 9 mamayang gabi. Ayan, saka namin pipiliin, iisa-isay namin yan. The best kwento, may chance kayong manalo. Kung EJ ang tanong, what if maraming products ang nagamit? Wala pong problema. The more products na nagamit ninyo, the more entries ang maibibigay ninyo sa amin. Kung 20 products ang nagamit ninyo sa Agway, edi 20 entries po ang gawin ninyo. Iisa-isayin po namin yan. The more chances of winning po kayo. Di ba ang galing? The more entries, the more chances of winning. Alright, so grabe, nakakalula. Nakakalula yung mga papremyo. Alright, so ngayon naman, syempre, pasalamatan natin yung ating dalawang experts, ang Hamis at Pogi, na nakasama natin ngayong hapon. Siyempre, kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo mabibigyan na ng punong-puno ng kaalaman para sa ating mga pananim na gulay. Siyempre, unahin natin si Sir Gerson. Sir Gerson, any words, reminders, so, message para sa ating mga kaagway? So, sana ay meron kaming naidagdag na kaalaman, lalo na sa mga magsasaka nating magugulay. Siguro sa susunod meron pa tayong ipang dagdag na mga other crops kasi medyo gumagabi na. So siguro next time na lang. Ayan. Sana ay yung ating mga farmers ay nasa safe na lugar. At the same time, i-greet ko lang yung mga team ko sa buong Pilipinas, lalo na diyan sa Benguet, sa Luzon team, sa Visayas team, so at saka dito sa Mindanao. So sa Team Luzon na headed ni Paeng at dito sa Bismin ni Biriel. So sana ay safe yung mga tao namin sa field na willing na tumutulong sa mga farmers natin, lalo na sa mga magugulay. Ayan, okay. maraming salamat Sir Gerson. Ayan, malamang hindi pa ito ang huling webinar na handog natin para sa ating mga kaagway. Ayan. Siyempre, magsasama pa tayo sa mga susunod na webinar center. Meron pa yan. Nagpanungog na. expect some more. Ayan. Webinar. Tama. Tama ka dyan, Sir Boy. Okay, since nagsalita na si Sir Boy, eto po, Sir Boy, ano yung mensahe ninyo sa ating mga kaagway na nanunood ngayon? Para sa ating mga kaagway, sabi ko nga, in our little way, ginawa namin ng paraan
na ma-reach out sa inyo, no, through this webinar. Maibigay namin yung dagdag kaalaman, mga technology. Ma-share namin yung anong latest na produkto ng Agway na naman siguro makatulong sa ating pagsasaka. In this pandemic times, sana lahat tayo safe. Malampasan din natin ito. No? Alam ko, may katapusan ito eh. Sabagay, kung walang katapusan, eh, ibig sabihin katapusan na ng mundo. Pero siyempre wala pa doon, wala pa tayo doon, sir. Hanggat may buhay, magtanim ng matapos din ito. So, we'll survive all this crisis, I'm sure, no? With the help of God, the Almighty God, diyan lang sa atin. I hope we'll survive then, no? And thank you very much sa pagkinig. Sa ulitin, meron pa kami mga kasunod dito. No? Yes! Meron pa kami mga kasunod na webinar. Yes! Ayan. So, narinig thank you and good evening. Good evening na. Good evening na. Good evening na. Good evening na. Tama ka dyan, Sir Boy. So, ayun, narinig ninyo mga kaagway. We're looking forward na makasama pa kayo sa mga susunod nating webinars. Sir Boy, malamang may mga katanungan pa yung ating mga kaagway. Saan po nila kayo pwedeng kontakin? Saan nila kayo pwedeng bisitahin? Ayan. Ano, may contact number ba, sir, na pwede kayong kontakin? Well, sa akin, kung gusto nyong directly in contact sa akin, naka-plus na yan. Ayan, but, sa Team Squeeds. Okay. Ayan. Ayan. Na, kung may mga katanungan. Ayan. So, ayan. Sir Boy, so nakikita na ninyo ngayon, mga kaagway, ang... ayan, so... So nakikita, ayan po, medyo naglag lang po tayo mga kaagway ha. So, ayun po. So nakita po ninyo, naka-flash na sa ating mga screens. Ayan po yung mga pwede ninyong puntahan, bisitahin para kung gusto ninyong kontakin o mag-send ng mensahe, katanungan sa ating Agway Chemicals Corporation, pwede po kayong pumunta sa Agway Chemicals Corporation website. Ayan po. At syempre, pwede, libreng-libre lang po mag-like at mag-follow sa ating Facebook account. Ayan po. Itong ginagamit natin ngayon sa ating live webinar, pwede po kayong dyan mag-send ng mensahe. May sasagot po sa inyo. At syempre, pwede nyo rin i-follow ang Instagram account. Ayan. At pwede kayong mag-like at subscribe sa YouTube channel ng Agway Chemicals Corporation. Ayan. Pwede nyo rin pong bisitahin at panoorin ang mga past videos. Ayan po, ang dami niyo pong kaalaman na pwedeng matutunan doon. Alright! May idagdag lang ako, EJ. Sige, Sir Jason. Yung mga nag-inquire kasi ng, sa Facebook natin, so yes, halos sir. Halos lahat yun, hindi naman 100%, pinupuntahan talaga namin sa field. In fact, merong mga, yung mga first user ng Agway product, kailangan talaga ilagay nyo ng number, contact, kasi may mga tayo sa field. Binibigyan talaga namin yan ng panahon para makita at mabisita yung area nila. Yung complete address. Oh, complete address. Complete address. Tsaka yung contact number. Para mapuntahan. Para mapuntahan. Tama. Kaya kung napapansin po ninyo mga kaagway, tama kayo dyan, Sir Boy at Sir Joseph. Kaya hinihingi namin talaga sa inyo yung eksakto at kumpletong contact details po ninyo. Kaya hinihingi namin yun yung pangalan, location, at contact number para madali po kayong tawagan. At kung may mga concerns kayo, agad-agad namin kayong babalikan. Alright? Dahil syempre, hashtag Agway, we love farmers. Alright? Lahat po talaga ng paraan gagawin ng Agway para kayo ay mabigyan ng suporta. Dahil nga, if there's a way, there's Agway. Because the best way is Agway. Agway. Tama, ayan. So maraming salamat, Sir Gerson, Sir Boy. Hanggang sa susunod, salamat sa inyong pagsama ngayong hapon at sa inyong mga naibahaging kaalaman para sa ating mga kaagway. Sa ating mga magsasakang kaagway. Maraming salamat, Sir Boy. Grabe, inabot na tayo ng gabi, mga kaagway. Bye-bye. Amping mo da, sir. Amping bye-bye. Mo. Ingat kayo dyan palagi. Ingat. Ingat sila. Ayan. See you sa mga susunod na webinars. Makakasama pa rin po natin sila, mga kaagway. Alright, grabe, no? Ang dami talaga nating natututunan pag sila yung ating kasama. Grabe, punong-puno. So... tama yung talagang layunin ng Agway para po sa inyo ang bigyan kayo ng kaalaman at gabay sa inyong pagsasaka. Lahat po ng paraan ginagawa namin kahit po may pandemic, eto tuloy-tuloy po ang pagservisyo ng Agway Chemicals Corporation para sa inyong lahat. Gusto nilang ma-reach kayong lahat kahit hindi balakid kung ano man yung crisis na kinakaharap natin. Dahil nga,
If there's a way, there's Agway, because the best way is Agway. All right, Agway, hashtag Agway, Vila Farmers. All right. All right, so grabe, ang haba, ano? Punong-puno talaga tayo. Grabe, tawag dito, naka-inspire na ayan, naka-overwhelm lahat ng knowledge na ini-impart sa atin ng Agway Chemicals Corporation. Patunay lang na talagang mahal na Agway Chemicals Corporation ang lahat ng mga magsasaka. Alright, maraming salamat po sa lahat nating mga ka-Agway na nakasama namin ngayong hapon. Palakpakan po sa inyong lahat. Siyempre, sa ating mga ka-Agway mula Luzon, Visayas, Mindanao, sa inyo pong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta sa Agway Chemicals Corporation at sa lahat ating mga ka-Agway na talagang tumutok at sumubaybay hanggang sa huli sa ating Facebook Live webinar ngayong hapon. Maraming salamat po. Ito po ang puso para sa inyo. Ayan, kaya shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat. Saludo po kami. Saludo po kami sa inyong sipag at tiyaga at sa lahat na inyong sakripisyo sa sakahan para maalagaan ang inyong mga pananim. Kung wala po kayo, ayan, wala din po kaming maihahain sa aming mga hapagkainan. Kaya maraming salamat po sa lahat na mga magsasaka. Sana po ay may natutunan kayo sa ating webinar ngayong hapon. Pagyamanin niyo po ito at gawin ng tama sa inyong mga sakahan upang sagana ay makamtan. Kaagapan niyo po ang Agway sa lahat ng pagsubok at tagumpay sa inyong mga sakahan. That's all for today's webinar, mga ka-Agway. Grabe, nakakatuwang makasama kayo ulit. Ito po muli ang inyong certified ka-Agway, EJ Ortiz. Ayan. At abangan po ang mga susunod na talakayan kasama ang katuwang ng mga magsasaka ang Agway Chemicals Corporation. Isang masagana at magandang hapon sa inyong lahat. Gabi na pala. Gabi. Isang masaganang gabi sa inyong lahat. Bye-bye! Salamat po! God bless everyone!